nag-try ako nung may nag-text sa akin na yayaman daw ako dito, pumunta lang daw ako sa office, attend daw ako ng seminar. Parang alam ko yan ah. Parang alam ko yan ah. Mga ganun-ganun. So, networking. Networking. Oh, okay. Ako. So, nangyari sa akin, pagka-attend ko, nakita ko yung plan nila. Sabi ko, dito yata ako yayaman na. Umuwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Kasi sabi dun sa seminar, dito tayo yayaman, million-million yung kinikita. Sabi ko, hindi ko makikita to dito sa company ko ngayon. Ginawa ko, nag-resign ako. Agad? Agad-agad. Nang wala kang kinikita sa networking? Siguro mga 2 weeks akong nag-try mag-invite-invite ng office mates ko. Pero wala kasing sumasali. Oh, ba't ka nag-resign? Feeling source of income mo? Wala bro, kailangan talaga. Baliw talaga ako eh. Kaya natin bilang isang crypto influencer, sabi mo, meron talaga scammer. Yes. Na-victim ka na rin ba ng scam ng crypto? Oo naman. Meron akong siguro yung dalawang malalakihan na lang. No? Meron akong isang 18M na scam. 18 million? 18 million, tsaka 16 million. 16? Oh, 16. Dalawa. Tapos lang podcast. Mga ilang buwan or ilang araw or ilang weeks or ilang taon mo makikitain yung 16 million. Saglit lang yan. Oy! Ay. Baka may mga BIR dyan ha. Ay, BIR. Oy, nababayad ako ng tax ka. So, niniwala ka ba ang AI mapapalitan yung mga traders? Yes, oh, possible. Possible naman. Hindi naman totally yung mapapalitan, pero ang inaalis mo kasi dito is the emotion. Yung trader, lagi nilang kalaban, sarili nila. It's all about emotion. Greedy ka ba or impatient ka, ikakat mo na yung trade, or greedy ka, nakita mo na sobrang taas na ng income mo, ayaw mo pa rin i-take profit. So, yun yung mga ini-eliminate nila sa AI, kasi AI walang emotion. Literal computation ng technical analysis yan. Hi, I'm Coach Marvin and welcome to Lazy Genius Podcast. Okay, thank you Coach Marv. Thank you for invite. Saan ka pala galing? Sa bahay lang, sa Parañaque. Ah, sa Parañaque, syempre. Hindi nyo alam, mansion yan. Hindi naman. Malayong pinunta nyo, syempre, galing kayong Parañaque. Eh, dasmatong lugar natin. Ilang oras ang biyahe nyo? Mga 50 minutes din naman. Wala naman traffic, pero 15 minutes. Ito, ganda na lang. Kita, ganda na ride ngayon ah. Ah, thank you. So, yun pa. Sabihin nyo alam, si Coach Marbs is isang crypto influencer sa social media at meron siyang TikTok accounts at meron siyang Instagram account at marami pa siyang account, syempre, pero lahat sila isa sa over 2, pag pinag-combine, over 3 million? 3 million, 3.5. Oh, over 3.5 million followers sa lahat ng mga social media niya at siya ay nag-invest sa crypto at isa siyang, ewan ko sa Binance, ano ko sa Binance? Trader. isang trader sa Binance at tatanungin natin siya yung mga dark secrets. Joke lang. Dark secrets talaga. Mga sekreto niya kung paano siya yumaman at paano niya ginagastos ang pera at kung paano niya nakahandle ang kanyang ipon at kung paano niya napapaikot at kung saan niya nilalagay. Ayun. Okay. Ready ka na? Game. Ready. So sinabi ko naman nga pala sa inyo na siya isang crypto influencer at crypto trader. Tama ba? Pero syempre, ang gusto kong tanongin, bago ka maging crypto influencer or crypto trader, sino ka ba dati? Ayun na, ang pinakamagandang tanong. Dati guys, ito lang yung kwento ko. College ako, gusto ko na talaga matapos. Kasi gusto ko na makaipon. Dahil yung parents ko, baga hindi naman ako binibigyan ng baon eh, kung na malaki. Eh, nakikita ko yung mga friends ko na, alam mo yun, nakikita ko na nabibili nila yung mga gusto nila. Hindi ko alam, baka mga rich kid or mga parents sila. Pero ako, hindi kasi ako inukonsinti nung dad ko. Hindi niya ako binibigyan ng baon. Ang sabi lang niya sa akin, pag-graduate mo, bahala ka na. Gawin mo yung gusto mo. So parang yun yung tumatak sa akin, gusto ko na makagraduate agad para magawa ko na yung gusto mo. Kasi lagi nga ako napipigilan nung ano bang work ako, ng family mo? Poultry sa Bounty Fresh eh. Nag-susupply kami ng chicks. Yun. Okay. Nag-aalaga ng mga 45 days binang business ng dad ko. Pero again, kahit piso, wala naman ako doon. So, sabi niya, gawin mo na yung gusto mo pagka-graduate. So, hindi na ako nag-shift-shift ng kung ano-ano pang courses. Basta ang goal ko lang makatapos. Yes. Tapos, nag-apply na ako ng trabaho agad. So, natanggap ako sa ABS-CBN. Well, then, yeah, tapos nag-GMA net. Anong ginawa mo sa ABS-CBN? Sa finance. So, both lang. Sa ABS at sa GMA, ako yung nagko-compute ng mga talent fee. Ah, so graduate ka? Graduate ako ng business ad. Administration accounting. Major in? Management accounting. Ah, management accounting. So, for short, accountant ka? Hindi. Hindi. Management account. Ano lang siya, parang siguro alalay. Okay. Pinaganda lang yung pangalan. Okay. So, yun lang. Lagi ako inuutusan ng mga boss ko. Eh, hindi ko feel na ganun. Parang hindi ako para dito. Na 8 to 5 akong nasa desk. Hindi
ko naman sasabi na hindi maganda yun, pero ako lang sa sarili ko, hindi ko siya feel. So naghanap ako ng mga other source of income na makakadagdag. Ilan taong ka nun? Maalala yun, 21 yata. Okay, okay. Sa way back 2011 yata. Yun yung time na naghahanap ako ng mga other source of income pa. Kasi nga kulang na kulang din yung sweldo ko. Tapos mag-Starbucks pa kami ng mga office mate ko. Na talaga maipon, bro. Wala na. Talaga, gimmick kay Ro ko, Sabado Linggo, gigimmick ka pa. Wala talaga maipon. Sabi ko, kailangan ko ng ibang source of income. Gusto kong umaman. Kasi kahit i-compute ko ng 5 to 10 years ako dito pag nagstay ako sa company na to, maganda nga yung name. Yes. Okay, pero yung dreams ko, hindi mo maabot. Sa itong matagal. So, ang ginawa ko naman, nag-try ako nung may nag-text sa akin na yayaman daw ako dito, pumunta lang daw ako sa office, attend daw ako ng seminar. Alam ko yan. Baka ganun-ganun. So, networking. Oh, okay. So, nangyari sa akin, pagka-attend ko, nakita ko yung plan nila. Sabi ko, dito yata ako yayaman na. Pag-uwi ko sa bahay, hindi ako makatulog. Kasi sabi dun sa seminar, dito tayo yaman, million-million yung kinikita. Sabi ko, hindi ko makikita to dito sa company ko ngayon. Ginawa ko, nag-resign ako. Agad. Nang wala ka pang kinikita sa networking? Siguro mga 2 weeks akong nag-try mag-invite ng office mates ko. Pero wala kasing sumasali. Oh, ba't ka nag-resign? Feeling source of income mo? Wala bro, kailangan talaga. Baliw talaga ako eh. Kaya naniniwala ako. Ang iniisip ko na lang, hindi nila nakita yung nakita ko. Ako kasi yung nakakita nung pinakita dun sa seminar eh. Sabi nila yayaman. So ang sabi sa akin ng mentor ko doon, hindi ka talaga makaka-invite dyan kasi wala kang training. Hindi ka nagte-training. Hindi naman ako pwedeng maka-attend ng training dahil yung training nila oras ng trabaho. So ginawa ko, nag-resign muna ako. Anyway, pwede naman akong bumalik doon anytime. Yes, tama. So ang ginawa ko, nag-training muna hanggang doon ako nagkaroon ng idea, no? Na-train ako paano kumausap ng tao, right mindset as a businessman, and then yun nga, syempre yung paano mag-sistong character ko din. So siguro doon na na-build. Kaya siguro sa mga sumali sa networking, talagang totoo na marami hindi naman talaga kumita. Kaya lang yung training, maganda yung training, doon ako natuto sa kanila. Yung right mindset, paano mag businessman, kasi hindi naman sa akin tinuro before eh. Doon ako na open. Sa madaling salita guys, tapat na long story short, nakaipon ako doon sa pag-network network ko. And then nag-start na ako mag-build ng mga businesses. So technically medyo umaman ka na rin sa networking. Hindi naman yung manor, kumita. Kumita. Nakaipon naman kahit pa paano. Mga magkano yun? Millions din. Millions. Para sa amin, amalay. Millions din naman, pero hindi pag ganun ka. Eh, kumbaga, ito kasi yung goal ko eh. Feeling ko nandito pa lang ako. Oh, okay. Kung iko-compare ako dun sa mga nakakasama ko, sa mga friends ko, so parang feeling ko, hindi pa ito yun. Kasi ang unang libro na binasa ko nun, nasa MLM ako, yung kay Chinkitan eh, na yung How I Made My First Million. Yun, binasa ko talaga. Tapos, in-apply ko yung mga nabasa po. Doon siya nag-start. Sabi kasi niya doon, ang pinakamahirap daw na makuha is yung first million. After daw noon, wala na. Napakadali ng full yung mga susunod na mga millions niyo. So sabi ko, kailangan ma-achieve ko yung first million. Kung na-achieve ko yun, nagbabasa ba ako ng mga ibang books, syempre, yung naipon ko, sinegosyo ko. Doon na nag-start. Hanggang nagka-business ako, nagkaroon na naman ako ng other funds or savings, nag-isip na naman ako, saan ko na naman to ilalagay? Kasi hindi to pwedeng nakakambak lang dito. Kailangan merong paglalagyan to mga pera na to. O, nag-start naman ako mag-trade ng Forex way back 2000. Doon nagsimula. Doon nag-start yung trading journey ko. Saan muna ang networking company na yan? Anong networking company? Networking ako, Sante Barley, kung narinig nyo na yon. Yung, ano siya eh, barley grass, iniinom. Masarap yun. And very effective naman talaga yung product nila. Wala akong masabi. Marami na rin akong company na pasukan eh. After noon, nagpaalam ako sa tito ko na nag-invite sa akin doon. I am worldwide. Yan, makikita niyo yung mga billboard nila sa EDSA ngayon. Doon ang huli kong MLM. Pero saan ka naging successful sa dalawang company na yan? Doon talaga eh, Sante. Doon sa una talaga. Marami nakakakilala sa akin sa Big 500 company because ang owner kasi ng Sante Barley is sila rin yung owner ng Big 500. So parang sinabihan ako ng mga owners na okay, mag-o-open tayo ng company, sister company. So sabi niya, ako daw mag-lead dito. So sumunod naman ako, doon ako pumunta. Doon ako talaga nag-top earner talaga ako ron. Like ako yung top talaga, top one earner sa company na yon. Kaya nakaipon talaga ako doon. Magkano yung pinaka-top na earn mo doon sa company na yan? Medyo maliit pa lang nung time na yun, parang 200 to 300,000 ako monthly nun. Kasi ang pay-in nila or membership lumalabas 500 pesos lang. Kaya big 500 yung tawag.
So kailangan mo ng maraming nakapag-join para maka-earn ka ng gano'n. Kaya lang talaga, since ka naging top earner ako, medyo nililibot ko na rin yung mga buong Pilipinas saka international. Literal, nagsinaga ako talaga. Nagtutunan ako. Nag-build ako ng network talaga, literal. Sinunod ko yung mga training na natutunan ko before. Kaya ako nakapag-build. Parang ang layo, networking to trader. Trader. Paano sino nagpakilala ng trading sa'yo? Noong time na, yun nga, nakakaipo na ako, sabi ko, kailangan ko maghanap pa ng mga other source of income. Yes. May mga friends ako na nasa MLM, na nasa stocks, nasa forex, yung iba, yun nga, nag-trader din sila. So, medyo na curious ako kasi may iba pa silang ginagawa bukod sa pag-network. Parang pina-part-time nila yung pag-trade. E minsan, nakakasama ko sila. Nakikita ko may mga chart doon sa laptop nila na nagpasa-pasa. Sabi ko, ano yan? Hindi ko maintindihan. Hindi na, wala akong alam talaga sa forex. So, dahan-dahan nagpaturo ako sa kanila paano mag-trade ng forex. And then, may kaibigan din ako na sakto, may time siya para turuan ako. Minsan, inaabot kami ng 4 a.m., 5 a.m. para lang magpaturo ako ng how to read yung charts. Ganyan. Pinagtsagaan naman niya ako. Na walang bayad? Pinapa-Starbucks ko lang siya eh. Kasi, ako naman. Sabagay. Doon nag-start yung trading journey ko sa forex. Forex talaga, hindi pa yung crypto? Wala pang crypto. Forex pa lang yan? Wala pa yung crypto. Ah, kasi maaga pa lang eh. Anong year yun? 2015 yung inaral ko para mga ano yun eh, early 2015. Kasi yung nag-introduce sa akin sa crypto, nagfo-forex din. Okay. Parang so nag-networking, nag-forex, para napuntang crypto niyan? Crypto, ayan. So ito na guys, ito yung story ha, medyo mahaba. So, tinanong ako mula bata eh, mula mag-dipt ako. So medyo yun yung buhay ko, malalaman nyo na yung kwento dito, kahit summary lang. Nagfo-forex na ako guys, to. Merong akong isang kasama sa networking company ko before na inaalok niya ako ng Bitcoin. Noong pa 2013, nasabi na niya sa akin before yon. Sabi niya, uy, may Bitcoin. Ang aga. Tataas ang presyo. Oo, pero inintroduce niya sa akin ng Bitcoin, hindi pa ako bumibili. Hindi ako bumili kasi akala ko another networking company na naman nagtatayo. Tapos pagka may coin daw, tataas daw yun sa future, hindi naman ako open sa ganun. Hindi ko napagbigyan ng 2013. Kaya lang, eto, nakita kami 2015, medyo sabi ko, bakit ganun? Eh, downline ko siya nun. Tapos ngayon, parang sobrang yaman na. Parang nadaig ka. Nadaig ako. Sabi ko, medyo na-curious ako dito. So, nagkaroon na siya ng boses ngayon na, hey, ano nga ba yan? Pwede mo bang ipakita sa akin ulit? Hindi niya sa akin tinuro yung Bitcoin, pero kinukwento niya sa akin na, itong Bitcoin na to bro, tataas pa to sa future. Sinabihan na kita noon, ngayon, medyo mataas na yung presyo, pero tataas pa siya. Yes. So, sabi ko, sige, pagbilan mo nga ako ng Bitcoin. Ayaw niya ako bentahan kasi parang iniipon niya yun eh. Since alam niya nga na tataas sa future, hindi siya nagbabawas. Nagdadagdag pa siya. Sabi ko, baka naman pwede mo kong pagbilan kahit tatlo lang. Tatlong Bitcoin. Magkano yan? Paano na yan? Hindi ako nagkakamali. 19 to 24,000 yung range niya eh. Ang baba pa. Pesos ang isa. So, pinagbigyan niya ako, bumili ako 3 peso lang. And then, hindi ko na siya ginalaw. Until, noong 2017, na nakita kong sumibat yung presyo ng Bitcoin. Oo, 2017 nga yun. Nag-1M? Nag-1M siya eh. Oo. Nakita ko sa CoinsPH ko, medyo nag-spike yung presyo, 3 Bitcoin. Sabi ko, totoo ba to? So, nasa, ano yun? 2.8? More or less, mga ganun eh. Almost 3M. Almost 3M. Sabi ko, hindi ako maniniwala dito hanggat hindi ko na feel. Yan, ma-windraw ko to. Kasi, up lang naman to eh. CoinsPH pa nun. Hindi pa naman ako masyadong believe nun. Eh, nung time na yon, meron ka lang i-enter sa ATM. Kahit wala kang ATM ng security bank. Bibigyan ka ng code ni security bank. Tapos, i-enter mo sa ATM nila. Lalabas yung cash. So, nung time na yon, 2017, sumibas, bro, nag-windraw ko. Nung time na nag-windraw ko, naramdaman ko na yung pera. Siyempre, sabi ko, gusto pala tong Bitcoin na to. Akala ko, wala-wala. Scam lang. Or, di naman scam. Parang networking nga. Oo, tama. So, na-withdraw ko, sabi ko, enjoy ko to. Of course, nag-take profit tayo. So, in a way, in-enjoy ko yung profit. Kaya lang, nung bumaba na siya noong 2018, since believer na ako ng Bitcoin, naglagay pa ako sa kanya. So, doon ako nag-start aralin siya. Ano ba talaga tong Bitcoin na to? Hindi ko naintindihan eh. Alam ko lang crypto, Bitcoin. Pero yung technology behind it, para saan siya, bakit mo siya ginawa, hindi ko alam. So that's the time, inaral ko na siya. Doon na nag-start na nagta-transition ako mag-trade ng forex into crypto. Doon nag-start yung journey ko na forex transition, crypto trading naman yung ginawa ko. Okay. So sa crypto,
explain mo sa mga nanonood. Siyempre, di naman lahat ng mga nanonood alam ang crypto. So, ano ba yung crypto? Ano ba yung Bitcoin? Okay, sige. Cryptocurrency. Yan. Narinig nyo na Bitcoin, Ethereum, ano ba yan? Yung kumikita yung mga tao. Na-introduce sa inyo, yung iba, narinig na yung Axie Infinity kasi nilalaro nila nung pandemic. Yung mga walang trabaho, naglalaro ng Axie Infinity, kumikita ng crypto. Which is yun yung SLP. So, ganito lang kasimple ang crypto, guys. No? Nung unang panahon, syempre, ang palitan natin, barter. Diba? Tapos nag-evolve tayo sa ginto. Yun ang ano natin, mode of payment or transaction. After ng ginto, nagkaroon ng bank certificate. Tapos nagkaroon tayo ng paper bills. So, paper bills ang ginagawa natin ngayon. Nung ka-pandemic, actually, way back pa naman before, gumagamit na tayo ng credit card. Pero mas na-appreciate natin yung card, yung cashless. Dahil pag nung pandemic, alam nyo naman, to, nag-iingat tayo na hawakan yung cash. Gumagamit na rin tayo ngayon ng GCash. Okay, sa madaling salita, nag-evolve yung way of payment natin. Yes. At the same time, gumagamit na rin tayo ng PayPal. Ang dali na. Sobrang dali ng magbayad. Okay? At tumanggap ng bayad. So, ang crypto, kinreate siya actually yung Bitcoin for fast transaction. Mas mababa yung fees pag nagtatransak ka. Alam mo naman, pagka kumukuha tayo ng pera sa abroad, ang tataas ng mga fees. So, sa ngayon, ang maganda kasi sa Bitcoin, guys, ang tawag nga dito is digital gold. Para kang bumili ng ginto. Meron digital. Tapos, okay. Ikaw lang talaga yung makakahawak ng gold na yun sa wallet mo. Let's say, bumili ka ng 1 Bitcoin, ilagay mo siya sa digital wallet mo, app lang din siya sa phone, or meron pa yung parang USB, ledger kung tawagin. Ilagay mo lang yung Bitcoin mo doon, patagalin mo lang, kagaya ng ginawa ko kanina, tumataas yung presyo. Tama. Now the question is, bakit tumataas yung presyo ng Bitcoin? Parang ginto, rare ang konti ng supply, kaya tumataas ang price. Same with Bitcoin. Ang supply niya, guys, 21 million lang. Okay, minimi na siya through computer. So yung pinaka-maximum na merong coin sa Bitcoin? Yes. So minimi na siya, 21,000. I think parang 2 million na lang yata yung natitry, if I'm not mistaken. Oo, i-review natin. Ang alam ko, almost gano'n na lang eh. Parang 19 million na yata yung na, ano, hindi ko pa na-check yung eksakto. Yes. Pero ang point ko lang, guys, syempre, yung supply, konti na, kaya tumataas yung presyo ng Bitcoin. And, tagal na yan. Tagal na. Even mga big companies ngayon, nakikita nyo naman sa GCash, andyan yung GCrypto, sa Paymaya, andyan yung crypto app, andyan yung CoinsPH, Binance, andyan. In a way, ina-adapt na siya ng mga big institutions as a mode of payment. Kaya tinatanggap na talaga siya dahan-dahan. And hindi smooth yung pagtanggap sa kanya kasi nga, maraming tinatamaan. Nadidisrupt yung technology ng banko, nadidisrupt yung iba na ang tataas ng fees, ba? Diba? Kaya, ang benefit naman nito sa karamihan, lalo-lalo na sa masa, para makapag-open ka ng bank account, ilang valid IDs kailangan mo. Yes. Ba? Diba? O gusto mo mag-loan sa banko, kailangan may payslip ka, may ganyan. Paano naman yung mga masa? Hindi naman sila makapag-open ng banks, hindi naman sila makapag-loan. So, dito na papasok, guys, yung crypto. Ibig sabihin, marami siyang nadidisrupt, marami siyang natutulungan yung Bitcoin itself. So, kumbaga, yung mga powerful people natatamaan sila. So, ayaw nila lang ganun kaya mahirap nila i-accept sa bansa natin. Yes. Kaya kung mapapansin nyo, yung banks, pagka nalaman nila crypto yung transactions ninyo, pwede kayong maamla or pwede rin kayong maharang. Ay, hindi po pwede. Diba? So, matatag ka. Kasi nga, hindi nila na-adapt. Just imagine, nagbibigay ang crypto ng mga matataas na percentage. Let's say, if you lock your crypto, merong mga mataas ang percentage na hindi naman kaya ibigay ng banks or ng mga loan companies. So, yun. Marami talaga siyang tatamaan. So, para lang siyang, technically, na para lang siya USD, ganon, plus PHP, at etc. yung mga coins. Parang ganon. Yeah. So, bakit kayo naniniwala sa Bitcoin lang ba kayo naniniwala or nag-iinvest or marami pang coins? Yung Bitcoin, ito yung parang pinaka, kumbaga, grandfather. All cryptocurrencies. Pinakauna talaga. Pinakauna. Ngayon, naniniwala naman ako sa ibang crypto. Like Ethereum na lang for example. Ito yung pangalawa. Pumapangalawa sa Bitcoin. Bakit? Kasi yung Ethereum naman, kung i-compare mo siya sa Bitcoin, Bitcoin is digital gold lang talaga eh. Yung Ethereum kasi guys, dito na pumapasok yung mga DeFi kung tawagin or decentralized finance. Yung smart contract. Ano ba yung pinagsasasabi mo, Coach Marvin? Shadow, komplikado. Ano ba yan? Ang ibig sabihin lang nun, guys, no?
yung Ethereum na to, dito na pumapasok yung mga games, crypto. Okay. Dito na pumapasok yung mga banking system sa crypto. Mm-hmm. So, marami pang iba, yung mga insurances. Bakit walang gano'n sa Bitcoin? Ba't sa Ethereum lang? Eh kung yung Bitcoin yung nauna sa lahat? Sa Bitcoin kasi walang smart chain. Mm. Dito lang sa Ethereum. Kumbaga, itong crypto na Ethereum, ginawa ito para doon sa mga yun. Para simple explanation lang guys, si Bitcoin is parang literal pera lang. Mm. Si Ethereum ay crypto siya at the same time, pwede mo siyang pasukan ng code. Mm. Pwede kang magpasok ng code dyan para makapag-transact ng yun nga, smart chain na tinatawag nila sa blockchain. So, medyo complicated pero pagka dumalo ko sa YouTube ko, ma-explain ko ng grade 1. Yes. Very elementary level, maintindihan nyo bakit ba or para saan itong mga crypto na to. Sa lahat ng mga coins, kilala ang owner. Nakikita natin, napapanood natin, bakit marami nag-i-invest sa Bitcoin kahit yung pangalan na Satoshi Nakamoto. Sa mga di nakakalam, yun daw yung founder ng Bitcoin, tama ba? Yes, oh yes, oo. Oh. At di pa siya nakikilala. Hindi pa. Hindi ba kayo natatakot na balang isang araw, bigyan niya lang, fuck? Hindi. Ako personally, no, hindi ka kasi matatakot sa isang bagay kapag inaaral mo siya. Mm. So, matatakot ka lang, may fear ka kung hindi mo alam ito pinapasok ko. Now, to answer your question naman about Satoshi, hindi talaga natin alam kung isang tao lang ba ito o grupo sila. Mm. But again, yung trust kasi, yung dami ng taong nagtitiwala dun sa isang entity which is Bitcoin. So, dahil sa trust na yun, nagkakaroon ng value. Mm. Paring 1,000 peso bill bro. At totoo, wala namang value yan eh. Yes. Kaya nagka-value kasi nagtitiwala tayo na 1,000. Yes. Yes. Papel lang naman yan. Papel lang naman. Pero dahil lahat tayo nagtitiwala o may trust tayo na yung 1,000 peso bill na hawak mo, 1,000 ang value. Ganon din sa Bitcoin. Diba? Yung papel lang, ito, digital. Pero nagtitiwala yung buong mundo na itong value. Okay. Yun yung pinaka-simple. So, ano yung, masasabi mo bang mas safe sa banks or mas safe sa crypto ilagay ang pera? Tatanong eh. Marami tayong hindi magandang experience, no? Sa banko. Pero hindi naman sa crypto. No, crypto and banks. Parehas lang yan. Parehas naman na talaga natin siyang kailangan. Lalo na ngayon, hindi pa naman talaga totally adopted. Yung crypto. Parehas natin kailangan. Pero for me, dahil nga ako, believer talaga ako ng crypto, of course, most of my asset or savings, syempre, doon nakalagay sa aking hard wallet. But I still need yung bank. Yes. Okay, syempre, pag bimili ka ng bahay, ng kotse, ng business, kailangan pa din siya. Ang gusto ko sana mangyari is magkaroon ng adoption. Yes, sila. Totoo. Magkatulungan sila para madaming mag-benefit. Huwag na nilang isipin yung benefit ng bawat isa o sino pa mas kikita. Pero yung sino bang makakatulong tayo eh. Kasi kung i-adapt naman ako yung technology ni crypto, ang daming yayaman, ang daming magbe-benefit, ang daming matutulungan, which is yun yung importante. Hmm. Kaya kinrate ang technology nitong crypto because matulungan yung karamihan. Hindi yung mga nasa. Anong ma-advise mo sa isang, for example, OFW, nakaipon na siya ng 100,000 at gusto niya to i-invest, mapapayo mo bang i-invest sa crypto or hindi? Siguro ang mapapayo ko sa kanya is pag-aralan mo muna yung crypto. Di ba maraming klaseng crypto? Yes. Nabanggit ko may Bitcoin, may Ethereum, may BNB, madaming klase. So kung mag-i-invest ka yung 100,000 mo, aralin mo muna yung specific na crypto na yan. Para hindi ka magsisi. Dapat believe ka dyan. Para saan yan? Anong purpose ng crypto na yan? Yan ba ay kinrate lang para mag-rag pull or magkapondo yung... So may scam talaga sa crypto? Meron. Sa crypto may scam, kaya kailangan pag-aralan nyo. Same as networking, may mga legit na networking companies, may mga scam na networking companies. Even naman sa mga traditional business. Mm. Diba? Pwede rin bumagsak. So for sure, meron talagang, sabi mo, magpag-aralan kasi yung iba ay scam. Yeah. So meron talagang scam doon. Meron talaga. So, paano nagkaroon ng scam doon? Ano yung rug pull yung mga ganun? Usually kasi, pagka nag-create ng project sa crypto, ito yung case, kadalasang case. Gumagawa sila ng isang project na makakatulong sa tao. Hmm. But the problem is, minsan, nasisilaw sila sa dami na nag-invest. Hmm. And sa crypto, kapag ka-believe ka dun sa project, guguhos talaga yan eh. Right, yes. Marketing, right influencers na magpapakita ng project mo. Hmm. Yung mga tao, mag-i-invest.
But yung mga problema, yung mga companies na to, pag dumagsa naman ang investment, masisilaw kasi hindi sila sanay sa ganung pera. Malaking pera nito. Tsaka wala namang mawawala. Hindi nila kinala kung sino ko eh. Ano nakukulong ba yung ganun? Pag kinuha nila? Sa ngayon, kapag ka yung project mo talaga is walang trace kung sino, yung hindi naglalagay kung sino yung mga owners, possible, wala. Lalo na dito sa Philippines, di pa naman tayo regulated. So, sino nga habulin mo? Cybercrime. Yes. Pupunta ka sa cybercrime. So, technically, hindi pa rin mahuhuli. May hirap pa din talaga. So, but may mga ways na ngayon. Meron na mga ways. Ways to? Na mahuli sila. Ah, okay. O, kasi yung ibang mga scammer, medyo hindi rin nag-iisip. Gcash yung ginagamit pang scam. Doon ka mag-deposit. or yung mga platform nila. O minsan, yung project na yan, nasilaw sa pera, pero pinakita nila kung sino sila eh. So, talagang hahabulin din sila ng mga tao. Ah, okay. But, ni lahat. May mga legit talagang projects. May mga legit ang magaganda talagang projects. Bilang isang crypto influencer, sabi mo, meron talaga scammer. Yes. Na-victim ka na rin ba natin sa ng crypto? Oo naman. Magkano at sino at paano? Meron akong siguro yung dalawang malalakihan na lang. No? Meron akong isang 18M na scam. 18 million? 18 million tsaka 16 million. 16? 16. Dalawa. Tapos ng podcast. So yung isa kong 18, isa siyang app na nag-trust ako doon kasi medyo matagal na rin sila eh. Like, one year na rin. Naglalagay ako doon because kumikita naman talaga doon sa platform. Ilalak mo lang yung crypto mo, mag-earn ng certain percentage. Like how much percentage? Ano, medyo malaki. Too good to be true. Oo, kumaga, nirisk ko lang talaga yun. Kasi medyo matagal na rin siya. Oo, tsaka siguro sabihin na natin, okay, kaya ko mawala to. Okay lang sa akin. Okay lang sa akin. Okay lang mawala sa yung 16 million at 18 million. Medyo sakit pa. Kasi lumaki na siya ng lumaki. Lumaki na siya ng lumaki. Kaya medyo masakit din siya. Hindi ko nababanggitin ko ng company. And then yung pangalawang scam. Wait, still active? Wala na. Shutdown na. Literal, no, nakuha nila talaga yung... Imagine, ako pa lang yun, ha? Yes. Eh, ang daming tao na nag-pass doon. Hindi lang naman sa Philippines yun. Buong mundo yung app na yun, eh. So, international siya. International. Oh. Pero saan talaga siya na-create? Saan bansa? Di ko nakalimutan ko na, eh. Kung saan siyang bansa, eh. Basta na-scam ka. Same company. Yung 18 at 16. Hindi. Yung 16, tao naman to. Tao. Kasi ako, di ba, trader ako. And yes. Marami akong traders. Okay? So, may trade. Nagtitrade ako personal, pero nagpa-fund din ako ng mga traders. Let's say, may magaling na trader, mas magaling pa sa akin, wala naman siyang fund. So, gagawin ko, pupondohan kita. Ah, parang sa casino lang. Test ako. 500K. Minsan, pagka nakikita kong baguhan pa lang talaga, 100K, 1M, 5M, ganun, depende. So, ano magkarepin akong malaki mong binigay sa isang trade app? Meron akong 25, may 30, ganyan. Kasi nakikita ko magaling talaga. At saka pagka ganun guys, ini-in-house ko. Meaning, binibigyan ko siya ng sarili niyang apartment, doon siya matutulog, in-house talaga. May kasama siya? Wala. Mag-isa lang siya. So, yung trader na yun, mag-isa lang siya. Hindi siya na-istorbo. May sarili kasi siyang style. Yes. So, yung isa ko pang trader, iba na naman ang strategy niya. Ayoko silang paghaluin. Bigyan kita ng apartment mo. Mag-train ka dyan. Sa. Yan yung ginagawa ko. So, nagkataon lang, meron akong very trusted friend. Kakaibigan ko. Ako rin na nagturo sa kanya. Estudyante ko to sa Cryptoverse. Yung academy ko. Magaling na siya mag-trade. Sa kanya ako nag-invest. Ang problem, meron siyang partner na trader din. Okay, ibang style of trading. Ang problem, yung fund ko, andito sa kanya. Oh. Kanya pinalaro kasi may group of traders din siya. Yes. So, itong tao na to, ito na yung magaling naman mag-trade. Ang problem, nasilaw. So, doon talaga pumapasok yung silaw eh. Nasilaw? Nasilaw doon sa account. Ah! Diba? Pag nasilaw ka, hindi tayo pwedeng mangyari kasi naglalaro. So, tao lang siya. So, nahabol mo naman. As of now, may current case pa din hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Oo, hanggang ngayon. Di pa rin natatapos yung case na yun. Hindi pa, pero malapit na. Maakit na. Okay. So, kaya lagi ako nasa NBI. Sayang sa oras. Pero, actually, kaya ko naman yung i-let go. Pero, ang hindi ko kayang i-let go doon is yung tarang niloko mo ko eh. Yun ang tiwala. Let go eh. Oo eh. Okay lang sana yung pera. Walang problema. At saka hindi lang ako marami. Maraming na-affect. Yun yung hindi ko mapalampas talaga. Ano? Grabe naman yun. Okay lang sana yung pera. Pero, HD. Kasi ito, pwede mo kitain eh. Okay, na-scam ako dyan. Pero yung idea na malaya ka, yes, na niloko mo ko, malaya ka, yun ang hindi ko mapalampas eh. Na lumalakad ka ng malaya pero ang dami mong taong naapektuhan, niloko. Mabait ako sa mabait ako pero pag yung gano'n na harapan na bro yung ano, yes, pre,
tao lang din tayo. Kailangan din naman ma-discipline kasi baka naman guys, makabiktima pa ng iba. Yun ang iniiwasan namin. Kaya talaga. Sabi mo kanina na pera lang dyan lang yan eh. Kikitain lang naman natin yan eh. Kano yung 16 million? So ito ang tanong. Mga ilang buwan or ilang araw or ilang weeks or ilang taon mo makikitain yung 16 million? Saglit lang yan. Ay! Baka may mga VIR dyan. VIR. Oy, diba makita ko ng tax ka? Saglit lang yan. Naman ako, ano? Less than a week, ganun? Less than a month? 10 months naman, mga? Oo. Isang buwan naman, ganyan. Kaya naman. Okay. So, ano lang? So, ang technique mo lang talaga, dapat marunong ka lang talaga mag-trading. Oo, marunong ka mag-trade. Pero, again, lahat ng negosyante, alam yan. Even si Frank, alam nila na you have to diversify. Yes. No? Hindi lang isa. Kahit eto, meron ka talaga ang pinaka-source. May good mind ka. Kailangan marami ka pa rin sources ng income. And yun ang masarap guys. Pagka meron ka ng isa na nagpo-produce ng pera, makakapag-diversify ka na sa mga negosyong gusto mo talagang gawin. Gusto mo mag-resto, gaw, mahala. Kasi meron ka na talagang source of income na solid. Nagugulat ka ba sa sarili mo ngayon? Like, di mo expecting na mapupunta ka sa gantong sitwasyon mo ngayon? Siguro, nung time na nangangaram pa lang ako, ang secret ko kasi, guys, ito yung secret ko. Kaya kong i-feel na ando na ako. Kahit wala pa ako nun, fini-feel ko na na-billionaire ako, fini-feel ko na na-mayaman ako, ganun na ako gumalaw eh, kahit wala pa ako dun sa, ano na yun eh, sa stage na yon. So, same feeling. Parang naabot ko din, pero syempre, iba yung ngayon. Kaya sa question mo, na-excite ka ba, or ano, oo naman, guys. Kasi parang, ganito yan eh. Nung time na yon share ko sa inyo, 2017, gumawa ako ng dream board. Siguro, send ko sa iyo para mapakita mo rin sa akin. Sige, sige, sige. 2017. And yung dream board na yon tinuro rin sa akin na paniwalaan mo yung dream board as if na-claim mo na, andyan na. And sobrang powerful niya kasi lagi ko siya nakikita. Every time sa kwarto ko, pagigising ako, andyan siya, nakapost lahat ng pictures na ginupit-gupit ko, yung iba, pinrint ko pa, na talaga yung gusto ko sa buhay. Even yan, yung watch na nakita mo kanina, andoon sa dream board. Kumbaga, iba yung power ng belief eh. Yung pinapiniwalaan mo na naniniwala ka, may faith ka. Yes. Na makukuha mo siya. Kahit sabi, hindi mo alam kung kailan eh. Diba? Kung kailan ibibigay sa'yo ng universe eh. Ibibigay ng source mo, ni God. Hindi mo alam, pero ang importante, andun na yung paniniwala sa'yo. Tama. Makukuha ko to. And then, yung kilos mo, syempre, ganun eh. Kilos, millionaire ka na. Yes. Yung mga opportunity, magugulat ka, papasok sa'yo kasi you are ready. Yes. Ready ka eh. Ready yung feeling, ready yung confidence and skill mo. Mabasa ka na kasi gusto mo maging millionaire eh. So, naniniwala ka sa affirmation? Yes. Okay. Talagang araw-araw ka na nag-affirmation? Every day, 8 times a day, sinasabi ko yung gusto ko. 8 times a day? 8 times a day. Mahalaga ba yung sa isang tao na kailangan nila sabihin sa sarili nila kung ano yung gusto nila? Sobrang halaga nun, guys. Kailangan talaga na sinasabi mo siya sa universe. Dinideclare mo. Kasi kailangan naniniwala ka and hindi mo alam. Sa'yo lang ba? Or pati sa ibang tao, kailangan mo rin sabihin kung ano yung pangarap mo? Or masyadong mahirap kapag magsabi ka ng pangarap sa ibang tao? Pwede ka magsabi sa ibang tao, pero you have to be ready kung ano yung sasabihin nila sa'yo. Yes. Pero kung believe ka and dinideclare mo yan para sa sarili mo, challenge mo sa sarili mo. Kasi iba yung dineclare mo sa ibang tao eh. Mas macha-challenge ka eh. Yes. Hindi yung ako lang. Gusto ko ng ganito. Pero sinabi ko kay Frank, oh Frank, gusto ko, billionaire ako pagdating ng ganito. Yes. Ikaw, alam mo. Ibig sabihin, macha-challenge ako ngayon. Dapat ako maging billionaire kasi alam niya. Hindi ka daw mapahiya. Hindi ako mapahiya. Pero iba yon. Mas powerful din naman yung dinideclare. So ako, araw-araw, sinasabi ko talaga and I believe. Ano yung affirmation mo? Kailan namin ba marinig? Para hindi ka naman mapahiya. Sige, ganito. Iba kasi yung affirmation ko, na material things, ano yung gusto ko? Let's say, I'm a billionaire. Kiniklaim ko na agad, I'm a billionaire, I'm healthy. Kasi kali wala naman yung billionaire, billion mo, di ka naman healthy. Tungi ka agad, di mo enjoy. Pero ito talaga yung sinasabi ko everyday guys, no? Para na lang malaman nyo, no? Ito na siya. So, I'm allowing myself to expand and grow. Okay? Love, health, wealth, success, prosperity, and abundance will come my way, okay? From all directions. With ease and grace to the best and highest way. Ooh, grabe yun. Aking sinasabi every day. Okay? Every day. Kasi madali lang siyang pupunta at
coming from all directions, yung opportunity ng madali lang. And grateful ka dun. At ang nagbibigay sa'yo nun is yung pinaka-highest. Yes. Perfect. Yun yung aking. Ano yung, masasabi mo ba, lahat ng gusto mo sa buhay, nakuha mo na? Hindi pa. Hindi pa. Ano yung mga bagay na gusto mo kunin in the future na hindi mo pa nakiklaim ngayon? As of now, yung big, gusto ko talaga ng malaking bahay. Malaki talaga. Literal mansion. Yeah. And then yung iba ko pang mga bansa na hindi pa napupuntahan. Gusto mo bumili ng bansa? Nagulat ako. Island pwede. So, again, ang pangarap libre, magugulat ka lang pag nandyan na. Hindi mo alam na, hindi ka parang, tara, na-achieve ko ba talaga ito? Minsan mapapaisip ka lang, like kunyari sa bahay, nakikita ko yung mga kotse ko nakaparada. Ano ba ako dati? Nagmabas lang ako dati. Nag-jeep lang ako dati. Paano nangyari ito? Nagsimula lang sa pinaniwalaan ko. Tama. Yan? Sumunod na nasunod. Ang galing. Ano naman, syempre, sabi mo, gusto kong makakuha na ng yate, gusto maging bilyonaryo. Yeah. Hindi ko ba bilyonaryo? Nalapit na. So ano yung pinakamalaki mong kinita sa isang buwan? Pwede ba tanongin yan? Pwede naman. Okay, pwede naman. Makamalaki kinita sa isang. Yung pinaka-biggest achievement mo na, yes, naabot ko na yung durong na. Almost 30 plus. 30 plus? Plus. In 1 month? 30 plus in 1 month. Dahil sa crypto or no other sources of income, yeah. Na crypto lang yun. Trading lang yun. Okay, so trading lang yun. Yeah. So kapag nag-training ka, magkano mo usually napuunan mo talaga? Kasi yung trading para siyang talbak lang eh, di ba? Pero mas technical yung sa inyo. Mas technical. Actually, nakilala ako sa Hulalysis, no? Kasi marami talaga nagtuturo ng... Anong kusumikar? Oo. Sa Hulalysis. Kasi hindi ko... Hindi ko nagsusunod? Oo. Tawag nila sa akin ng hula. Okay lang naman sa akin yun. Kasi, again, resulta pa rin naman ang tinitingnan natin. So, okay lang kahit anong tao sa akin. Kasi maraming magagaling mag-trade, eh. Maraming magagaling mag-analyze. But walang resulta. So, hindi ko naman sinasabing hindi maganda yun. Kaya lang, syempre, at the end of the day, ano yung resulta ng mga trades mo? Kasi kahit gano'ng kagaling mag-drawing dyan, kung hindi ka naman nananalo, hindi ka naman profitable, bali wala. Siguro masasabi ko na lang, kaya ayun, Hulalysis ako. Kasi profitable yung strategy ko. Doon sa mga tinuturo ko, of course, andyan yung basic, and then andyan yung mga advanced trading. Kikita ka naman talaga doon. Pero meron kasing makukuha ka sa trading na gagawa mo siya because of sa experience mo na rin or na-discover mo siya as a trader. Parang hirap ng pagiging influencer mo kasi, di ba, Hulalysis, papaniwalaan nila yung hula mo. Paano kung nagkamali ka at naglangis sila ng million-million doon? Ang ginagawa ko naman, tinuturuan ko sila kung ano talagang right way to trade. So, yung mga basics, yung mga advanced, and then sila na ang makaka-discover yung own style nila. Kasi may kanya-kanya talagang style eh, ang trader eh. Mandi-discover mo yun once nagtitrade ka na. So, taga-analysis ka lang, sila na bahala kung pwede na yung way nila. Yes. So, hindi ko lang talaga pinapakita yung talagang mga trades ko. Ang pinapakita ko sa kanila yung mga resulta. O, kumikita ako ng ganyan, kumita ako ng ganon. And nakakakita lang din nun, yung nasa core at saka mga nasa group ko. Kasi gaya mo, meron ka rin community. Meron din kami communities. So, sila nakikita talaga nila. Kasi like, yeah, sa TikTok, sobrang higpit. I-post ko lang yung kinita ko ng ganito. Nag-post lang ako ng kinita ko sa Binance ng ganitong amount. Kalo. Sabi ko, guys, sumasayo-sayo nga lang ako eh. Lang ako sinabi. Tinanggal. So, tinatanggal nila. Sobrang higpit. Magkano ba yung kinita ko sa Binance nung pinost mo? Para malaman naman nila. Mga 6M round na in USDT convert mo na lang sa USD. So, grabe naman yung loud. ano kasi guys, ang trading kasi, ang totoo, kung talagang magiging passion mo yan, of course, hindi ito ganun kadali. Passion mo ba yan, ang trading? Hindi ko talaga siya passion. Pilita ka lang, para na sa pera. Oo, inaral ko talaga siya. Yun ang totoo. Paano mo naman magiging passion yung magpupuyat ka araw-araw, magbabasa ng charts, alamin mo yung news, nangyayari. Paano naging passion yun? Hindi naman passion yun. For me guys, sa totoo lang, hindi siya passion, pero ang naging passion sa akin is yung dreams ko. Kasi minsan kailangan maging hindi ka komportable sa isang bagay eh. Pero ito yung magdadala sa'yo dun, why not pati mo na lang aralin? Pati mo pag-aralan, gugulan mo ng pansin. Mas gusto mo ba gawin ng isang bagay na hindi mo passion para yumaman ka or medyo yumaman ka pero passion mo? Pwede mong gawin ito, hindi mo passion pero yumaman ka, pero magagawa mo na ngayon yung passion mo.
Dahil umaman ka. Oh, kasi sinap mo. Kasi yung in-interview ko kasi si Kuya Kim. Sabi ni Kuya Kim na, gusto mo yung haman? Gawin mo yung passion mo. Sabi niya, di ba? Sa camera. Oo. At sabi niya na, paan kasi yung haman na hindi mo passion? Sa mali siya. Hindi ko sinasabing mali siya. Possible na yun yung way niya. Way niya. Kaya lang kasi minsan kahit sobrang passion mo, di ba? Hindi kanya dadalin dun eh. Oo, tama. Di ba? Kahit gaano kakapassion magluto, kung hindi naman trip ng tao yung pagluluto mo, or man, parang ganun lang eh. Passion mo yan, gusto mo siyang gawin. Pero ang tanong, makukuha mo ba yung dreams mo dyan? Tama. Sa passion mo. So minsan kailangan din natin ng sacrifice. Di ba yun lagi naman tinuturo eh. Gawin mo yung passion mo, yayaman ka dyan, gawin mo to. Totoo naman yun kasi nag-e-enjoy ka. So swerte mo na lang kung yung passion mo, kaya kang dalhin dun. Tama, tama. Pero napaka-rare lang. Oo, hindi naman rare, pero nangyayari din talaga. So may iba pang way na hindi mo passion. So yung crypto trading, hindi mo passion. Ang tanong, kung hindi ka crypto trading, hindi ka rin networking, sino ka ngayon? Ano yung passion mo na gusto mong gawin? Ako talaga, sa totoo lang guys, ang passion ko, kung mapapansin mo, lagi ako nagvavlog. Kahit hindi niyo ako sabihin, magvavlog ako. Passion ko na magturo, mag-share ng alam ko. Kaya ito, kaya pa mo yung nag-invite sa akin ng podcast, sige ko, kung marami kang community na makakarinig ng mga ganito. Yes. Why not? At least nakaabot ako. At least pag nadedo ako sa future, maraming nakarinig sa akin. Oo, diba? May natulungan. Kahit isang tao lang na nakikinig ngayon, natulungan ko. Natouch ko yung heart ninyo or yung meron ako na itulong sa inyo. Okay na ako dun eh. Diba? So, yun yung passion ko talaga. Vlogging. Oo, mag-vlogging. Mag-vlog. Pero based sa research ng assistant ko, naging DJ ka daw? Yes. Or DJ ka ngayon? Meron kasi kaming roof deck bar sa poblasyon. Ah, that's your business. Oo, business namin yun. And then, ang nangyari kasi doon, maraming DJ doon na magagaling. Eh, mahilig ako sa music. Kasi nagsasayaw-sayaw din ako before. Party goer ka? Oo, sobra. Sobra. Ayan, yung mga alam niya yung mga nasa club, kilala nila ako. Lagi ako nasa club. Sobra. Kaya kakuha nag-go siya ng bar. Oo. Kaya kung mapapansin nyo guys, yung mga businesses na tinatayo ko, club, bar, resto, mga grill. So, mga panggabi. Ilan na ba yung mga business mo? Medyo hindi ko na siya mabilang eh. Lagpas ako. Na rin eh. Lagpas na. Lagpas ako. Na. Ano yung pinaka-biggest business mo na kilala? Yung mga flex mo? Yung tanga na ako may-ari na SM, parang gano'n. Hindi siya yung totally ako may-ari, pero isa ako sa may-ari. Yes, ano yun? Kunyari yan, ito may, pwede bang sabihin? Yes. Yung mga businesses. Magtatayo kami sa Alambang ng Tipsy Pig. So may mga kasama ko dyan. Uy, narinig yun. Oo, Tipsy Pig. And then yung Timber Gastro Pump sa BF Paranaque. May magtatayo din kami ng club na mas malaki pa yata sa silo to. Or mas malaki mo sa silo? Silo sa... Baka naman, ang pare. Ano naman? Lagi kami party goer. Ano lang, lagi kasi ako sa G-side. Mahilig ako sa mga club talaga, literal. Okay. So hilera lang ng G-side dyan, mga ilang kanto lang. Makikita nyo may tinatayong parang building dun. Malapit na siya. Okay. KTVs din. Ikaw yung owner, isa ka sa mga... Isa ako sa mga investor owners din. Okay. So, Timber, yan, yung meron din kami. Rise Above Media, ito pang mga influencers, pang mga marketing, pang mga artista nagsushoot. So, isang malaking studio yon. Oy, pwede yun, maganda idea yun. Oo, maganda siya, actually. Ayun yung please, gusto ko sana gawin, kaso walang gumagawa sa Pilipinas, no? Meron. Ang ganun. Meron. Galing. Ano ba yung makipa pang business? Yung business ko. KTVs, JTVs, ayan, medyo underground, ano naman to. Mga clients namin dito, mga customers namin, mga Chinese, Koreans, may mga Pinoy din naman paminsan-minsan. So, ito para mga music KTVs. Makikita nyo siya sa Pasay, Malate, mga ganun. So, more on food, club, at more on parang entertainment. Yeah. Puro siya ganun. Mm-hmm. Okay. Ano yung pinaka-biggest investment mo sa isang business? Well, ito talaga ang biggest, ha? Kung tatanungin. Sa ano talaga eh? Online talaga. So, online talaga. Kasi yung mga traditional business, hindi naman ganun kalalaki talaga ang puhunan. Pero magkano ba yung mga puhunan na nilalabas mo sa mga traditional businesses? May 5, may 10, depende eh. 2. May 1M, meron mga 800K lang, may 600,000 lang, depende sa business. Okay. So doon ako marami. May kaibigan akong very passionate sa business na itatayo niya, kunin niya ako investor, o sige, pa. Listen ko dyan, since ikaw naman yung magaling dyan, ikaw naman ang magmamanage. So nag-angel invest ka rin na? Parang gano'n. Okay, ano yung hinihingi mo sa isang business or sa isang business plan para mag-invest ka? Usually, pagka nakita ko na unang-una nga yung passionate siya, Kapagitan sa akin yung plan niya, itignan ko yung location kung saan niya gagawin, kung feasible ba, kita ba talaga dito, and then may trust ba ako dun sa tao, yun ang pinaka-importante sa akin eh. Tama. Kasi ayoko masira kami
lalo na kung close kami, dahil sa pera. Yun ang pinaka ayoko nang nangyayari. Tama. Kaya minsan nag-no-no na lang ako para huwag kami masira. Dahil alam kong minsan, sabi ko sa kanya, pag-aralan mo na lang muna ang business mo. Dahil businessman ka, minsan makikilates muna kung mag-work or hindi. May ano ka ba? Meron ka bang isang na nangyari sa buhay mo na talagang close mo yung isang tao na yun dahil sa pera, hindi na kayo na gano? So ngayon, wala akong maisip na gano'n. Okay. Na nasira. Sila. Siguro. Nasisira. Pero ako kasi pag yung gano'n, okay lang. Ano ginagawa mo sa mga tao? Like, for example, syempre kapag fans yan or what, or mga nangihingi sa online, syempre, we have the option to snub. Huwag natin pansinin, ganyan-ganyan. Yeah. How about yung mga kamag-anak? Naku. Kapamilya na. Pingit, 10 million. Sige na, mayama ka naman eh. So, totoo lang, yun ang isa sa mga pinakamahirap gawin. Yung magnono ka sa mga relatives mo. Yes. Kasi nakikita nila yung post mo, nakikita nila ang dami mong pera. Kaya marami akong estudyante, ayaw nila magpa-testimonial or ayaw nila malaman yung story nila sa ibang tao. Kasi pag nalaman doon ang pamilya nila, Puro ganon. Paano nila maiiwasan yun? At ikaw, naranasan mo na rin yun eh. Hindi ko siya totally iniiwasan. Kumbaga kung kunyari, nanghingi siya ng ganito, ng tulong. Mm. Titinan mo naman talaga kung kailangan naman talaga nila ng tulong. Mm. Minsan, magsasabi sila ng amount, pero matutulong ako, hindi yung amount na want nila. Medyo babawasan ko ng konti. At least, kahit papano, syempre, nagbigay ka pa din. Ma-feel pa rin nila na okay, kamag-anak ko si Marvin, at least tumulong naman siya. Naramdaman mo na na inabuso ka na sa pagtutulong mo? Madaming beses naman na. Paano mo sila kinakaklan sa pag-abuso? Pinapagalitan na ako ng mga ibang relatives ko na... Kasi mahirap yun, may asawa ka ba? Meron po. Oh, may asawa ka at lagi kang tumutulong at inaabuso ko na, paano nyo na-handle yun as mag-couple? Siguro sa simpleng bagay, like kunyari sa pagbibigay ng mga tip or what, o sa tulong. Sinasabi, laki naman yan yung binibigay mo. Sabi ko, hanggang sinalaman ko na yung... Sa pagtitip yan? Oo, minsan sa pagtitip, no? Magkano ba yung tinitip mo? Depende, minsan... Bawa may, talagang dapat di kagalit eh. Para. Ang sinasabi ko na sa kanya na, kasi napag-aralan ko na yung law of giving and receiving eh. Yes. Man ako, kumbaga, nagbigay man ako, alam ko naman na may balik yan. Alam ko naman na mas mabibless na. Magkano ba yung tinip mo? Depende, 1,000, 2,000, mga ganun lang naman. Pero sobrang OA naman siguro. For na ganong kalaki, eh ito lang naman yung bill ko. Yung parang mga ganon. And then pagka gumigimik, grabe rin ako. Alam yan ng mga bouncer, waiter, lahat. Ano? Gusto nyo mag-testimony kayo rin. Alam nilang gano'n ko pa generous pagdating sa pagtitip. Kasi nakikita ko, nandun sila. And wawaldas ka ba ng pera? Like, for example, dito sa sa Moon Club, kaibigan ko yung may-ari ng Moon Club. Pag pupunta sila doon, nandun din kami. Parang nabalita ako na gagano na rin sa pera sa club. May gagano ka rin ba? Pag medyo lasing na. Eh, si Tester, o, lagi ako pinag... So, nangyari na yun? Yan. Nangyari na? Madalas pag nalalasing. So, madalas. So, multiple. Tapos, oo, kasi di ba, patandaan mo, pag nalalasing ka, minsan lumalabas kung ano ka talaga eh. Diba? So, minsan, maeto talaga ako eh. O, mapapasang ako pa, anong control. So, magkano yung pinakamalaki mo nilabas sa paggagano ng pera? Malaki talaga kasi sa bill pa lang naman, di ba? Sa 100,000, 150 na yung bill, 200,000. So, ako lagi, pag lumalabas, may bundle talaga ako eh. Kasi alam na nila, kilala na nila ako na ganun. So, magugulat ka na lang pag yung papaalis na ako. Andiyan na sila, may pilam bro sa kotse ko. Ganun ka tindi, alam nila yan. Talagang nagbibigay ako sa tao. Nagigive back ako sa tao. So, lalo naman, pag nakainom ako, lalo na. Bro, sobra kasi nga. Wala eh, kailangan. Kailan kayo mag-inuman nito? Tama ko, man. So, parang gusto ko sumama. Alam nila yan kasi pinsan sila na nagdadala ng sling bag ko. Parang gusto ko sumama. Parang... Ay, ino ba? Ano? Diba? Diba sarap sa feeling? Sabihin natin, inong ka pa, pre! Inong ko na! Kasi hindi, try na ka. Hindi na kailangan. Sarap, masarap lang sa feeling talaga. Sobrang sarap sa feeling. Mas nag-aabang tayong dat, no? Ano na? Ito na. So, ganoon ko pala pag nalalasing. Medyo. Alam nila yan. Alam nila yan. Okay. Oh, ibang tao talaga. Kita ko talaga sila. Hirap nila. Waiter, bouncer, sa mga... Kahit sino, yung mga tao sa labas, mga barker, or yung mga nagbebenta ng sampagita. Yan, kilala nila ako lahat sa QAB. Yan, or saan nasan man ako. Ganoon ako talaga, nila ako nakikilala. Para ako santa pag gandun. Di naman sa ano, pero doon ako masaya eh. Ano?
Yung asawa mo ba is galing din sa hirap or galing siya sa rich and middle class family? Rich kin sila eh. Ano sila eh. Family sila ng owner ng Mary Grace Cafe, kung alam niyo yun. Mm. O yun, nakikita niyo sa mga SM malls. Ilan taon na kayo? Grace Cafe, Dreamcore, business. Bago kami kinasal, 9 years kami na mag-girlfriend, boyfriend. Ah, okay. Bago ka pa magnegosyo, kayo na? During. Nung nasa MLM days pa ako. Ah, during. Working days pa ako. So, nakita niya din na may mga times na walang-wala ako. Okay. During. Yes. So, pinag-aawayan niyo ba yun? As a mag-couple, ang pagbabaldas mo ng pera? Hindi naman. Kasi, technically... Hindi niya naman kasi alam. Actually, alam niya kasi... Alam niya na paglalabas ako ng bahay, iririnig niya yung volt eh. Tip, 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 tip. Hoy, isang ka na naman. Ano na yan? Lagi niya linya sa akin eh. Ano, magkala na naman yan dadalin mo. Sabi ko, hindi, konti lang to. Tapos babalik ako, nawala na. Napamigay ko na. Hindi niya naman pinag-away ng pera. Never naman kami nag-away sa pera. Yun ang sa relationship namin. Yes, as a mag-asawa at... Asawa, mag-asawa kayo at masasabi ko na at masasabi mo na siguro sa sarili mo na nasa bandang successful point ka na sa buhay mo, mayroon pa ba kayong pinag-aaway ng asawa mo? Oo naman. Like? Oo, yung mga labas ko. Pinapayagan naman niya ako lumabas. Yeah. Ayaw lang niya talaga sa akin is yung hindi ako minsan sumusunod sa oras ng uwi ko. Or lumalampas ako sa, kunyari, sinabi niya na 3, which is sana na nagbibigay ng oras, hindi naman ako. Sabi niya, umuwi ka ng 3. Oh. So, minsan lumalagpas ng konti, iyon ang mga pinag-aaway namin. Pero hindi naman away-away talaga. May tiwala naman sa sayo. Oo naman. Mayroon man. Hindi kasi ako papayagan ko. Yung mga babae dyan, kapag sinasabi nila, at nakikita nila naging successful, masaya sila eh. Mm-mm. Pero nasa isip nila na sana hindi to magbago tong taon to kapag masyado na silang yumamam. Kasi ang tao, kapag nakahawak ng malaking pera, nagbabago eh. Yes, actually, diba? Hindi sila nagbabago. For my personal opinion lang, yun talaga sila. Kaya lang, nung nagkapera na, minsan, nilalabas lang nung pera. Yung totoo sila. So, ganun talaga sila. Kaya ako, kung ano ako before, na walang-wala ako, alam na yun mga kaibigan ko, ganun pa rin ako ngayon. Mas lumala lang. Sa gastos lang. Sa pagwandas. Okay. So, saan mo naman nalalagay na itong pera mo? Sa more on waldas ba? More on inuman? More on properties? Kotse, etc. Saan mostly napupunta yung pera mo? Sige, umpisa natin sa pagwawaldas. So, sa pagwawalwal. Meron ako certain percent lang. Wow, may budget ka talaga. Oo, meron talaga. Hindi ako pwedeng yung waldas ko na yun is dapat yun kurot lang. Okay, yung hindi ko siya nararamdaman, okay, yung waldas na yun, dahil dapat yung mga at least 70 to 80% ko nire-reinvest ko. Okay. Laging ganun. Palagi. Medyo natatakot na ako pag may pera na ako sa bangko na andyan lang, tulog kayo ko nung ganun. Gusto ko meron niyang ginagawa, meron niyang pinupuntahan. So, yan. Lagi mo ni-withdraw ang pera mo sa bangko? Lagi, palagi. Palagi. At nilalagay mo lang talaga sa sinasabi mong vault? Yeah, pero wala siya sa bahay ko, ha? Sayang. What? Tingin doon sa akin ka to. Wala sa bahay ko. Okay. So, lagi mo talaga siya kina-cash basis? Oo, kasi hirap magsalita. Hindi ka ba na, kasi yung sinasabi na iba, huwag ka puro cash, dapat maglagay ka, dapat ang ilagay mo is gold, yung iba, diamonds. So, more cash ka talaga or meron mas naniniwala ka sa gold, diamonds or what? Meron naman, meron tayong mga gold, syempre, meron din tayong mga real estate, nag-invest din tayo sa mga lupa. And then yung pera natin, syempre, nire-reinvest din natin sa mga businesses. And then minsan, nag-expand tayo yung mga businesses na nagiging successful. Lalo pa natin pinapaganda. So, doon lang din siya umiikot. And then, syempre, pinapalaki ko palalo yung portfolio ko or yung pool ko sa pag-trade. Kasi the more na malaki yung pool mo sa trading, kapag ka konting galaw lang ng market, of course, mas malaki yung magiging profit. Ganun lang siya kasimple. Malaki yung puhunan mo sa trading, konting fluctuate lang ng market. Yes. Ganun lang kabilis. Pero kapag kakonti lang yung pera mo, eh baka sunog agad dyan. Kasi ano eh, minsan walang risk management, tapos hindi nila na-adjust yung pag-trade nila. Let's say 100,000 lang yung pera mo. Gusto mo agad yumaman, nakita mo sa amin na ang bilis namin kumita. O na FOMO ka, mag-trade ka ng above yung risk mo, yung percentage. Pwedeng kainin yung buong 100K mo. Unlike pagka sobrang laki ng pool mo, ayan, konting kurot lang at hindi ka pwedeng kainin ng market.
paano kanya masusunog? Ganito kalaki yung portfolio mo. Kahit anong galaw ng market dyan, mag-negative yan, mag-positive yan, hindi kanya ganong masasaktan. Okay. Pero kung profit ang pinag-uusapan, ganito kalaki ulit yung pool mo, konting galaw. Hmm. Malaki na. Mag-blue lang yan or mag-green lang yan, kahit scalping lang gawin mo ba? Pak, yung scalping mo, 100K, 200K, 500K. Ganun siya. Ganun siya. Ano yung pinakamalaking mong loss sa pagka-trading? Sa Forex 3M, sa crypto naman, 1.5 lang yata. Paano mo na cope up yun, yung pagtatalo mo? Sa Forex, medyo malala yun kasi emotion pa eh. Doon pa ako sa nag-aaral pa lang ako. Sulog na. Para sa akin ba talaga to? Baka mamaya, ang hirap naman pala talaga pumita dito. So, paano mo na pagpatuloy yung sarili mo? Kasi ako, nung nagtalpak ako, natalo ko ng 1,000. Ayoko na. Di sa akin to. Paano mo na pagpatuloy yun? Kung 3M, natalo ha? Ano lang? Na yun? Ang ginawa ko lang talaga sa sarili ko, yung nagdadrive sa akin, is yung mga kasama ko din. Hmm. Kasi nakikita ko sa kanila, they are profiting. Kumikita talaga sila ng malaki. So ako, makasabi ko sa sarili ko, nagkataon lang na masyado akong impulsive o masyado akong aggressive. Yes. Na nagtitrade ako na hindi ko pa inaaral yung inaral nila. Mm-hmm. Eh, hindi na kasi ako yung totoo lang. Tinuturo ko mag-demo account sila. Mm-hmm. Because nung time na ako aaral mag-trade, di ako nag-demo. Literal na sunog talaga. Mm. Yung kung pera ko nilagay ko dyan, feeling ko, laki na nito. Hindi na ito basta-basta masusunog. Mm. Pero again, hindi ko inaral yung inaaral nila. Sunog ako. Mm. Pero dahil nakikita ko na kumikita sila ng ganito kalalaki, ibig sabihin, may formula. Hindi ko palang alam. So doon na nag-start na kailangan ko itong mag-aralan talaga. Mm. Ng maigi. Mm. So, ano yung pinaka-best or pinaka-want mong gawin na negosyo? Like yung dream na dream mo talaga? Yung gusto mong makamit na negosyo or what? Actually, ito na nga siya. Feeling ko talaga kasi yung super club. Eh. Super club? Oo, yung legit na... Malaki yan talaga. Laki ang super club kasi doon ako masaya. Music. Gusto ko ng music. Gusto ko ng vibe ng club because nag-i-enjoy ako sa music, sa sayaw. Kapag kami magkakaibigan, gusto namin yung vibe na... Yes, yes. Yung isa sa mga businesses. Pero kung doon naman tayo sa business na hindi naman night business, gusto ko din ng mga resto. Mm. Steakhouse or mga maayos na klase restaurant. Yes, na yes. Affordable. Na yes. Nagpa-branch din sa SM Ayala. So, mga dream businesses. Sabi mo kanina na mag-invest ka sa mga business, sa mga... properties, ilan ang mga properties mo ngayon? At yung mga lupa, kahit wala pang bahay? Lima siguro, ano yung mga ganyan? Yung bahay? Ano? Yung bahay, tatlo eh. Tapos, kasama ba yung condo dyan? Hindi. Tere, sige. Weddings. Mga ganyan, anong pito. Hmm, anong ginagawa mo sa mga real estate mo na yan? Eto, like yung sa Novali ko, sa Cerillo, Ayala Premier yon. As of now naman, hanggang ngayon, binabayaran ko pa rin siya, hindi pa tapos. And then yung iba naman, pinatayuan ko na ng rest house, ayan, sa Batangas. Yung iba, pinapa-Airbnb ko. Yung iba, nire-rent ko ng long term, na may nagre-rent doon. So, ano pa rin, income pa din. Isa rin yung property na yun, yung nakita ko sa... Kasi na siyempre, kailangan ko malaman background mo eh. Oo. So, isa na rin yun sa yung mga pinunta nila, may kasalamang ka. Ay, oo. Yung rest house na yun sa Batangas yun. Yes. Ah, isa na rin yun. Isa na rin yan. Ano yung pinakamahal mong investment? Crypto talaga eh. Sa crypto talaga? Outside crypto? Sa lupa? Sa bahay ba? Or sa business? Lupa, of course. Lupa? Kasi yun nga, 25M yun eh, yung sa Novali. 25M? Lupa, lot pa lang yun. Ilang square meter yun? 599 square meters. Kaya lang siya 100 square meters yung pag ni-round off? Parang mga 26 million yata. Parang medyo mababa ko pa siya nakuha. Value. Ayun yung cost mo or yun yung appraisal value na? Yun yung pagkakamili ko. Pagkakamili mo pa lang yun? Oo. Pero mas mataas na yung price niya ngayon. Malang per, ano, no? Per square kasi meter. Kasi ano siya, Ayala Premier. Premier na kasi siya, Ayala. Lot ng mga Ayala. Okay. Ay, hindi ka basta-basta makakamili rin kasi meron doon parang, ano pa eh. Yung nira-raffle pa yung name mo, ang pinaprioritize nila, yung mga relatives muna, and then yung mga second, yung mga managerial yata, and then yung mga nakamili na ng lupa before. So, hindi ka basta-basta pwedeng may pera ka lang, bumili ka na doon. Yes. So, exclusive lang talaga mga ka... Exclusive. Like, makakamin mo talaga yan sila, mga Ayala. Okay. So, high-end lot. Ano yung mga bagay na gusto mong luho para sa sarili mo? Para sa sarili mo, ah. Ang luho ko talaga, guys.
Kotse, sige yan. Nasige yan. Yung totoo. Pwede. Marami akong luho. Pero ang pinakaluho ko talaga, guys, mga sasakyan. Mahilig ako sa sasakyan. Ilang sasakyan mo? Sa ngayon, lima lang. Lima. Lima yung sasakyan ko. Ano yung sasakyan na yun? Meron akong Suburban. Meron akong Audi R8. Meron akong Montero, Everest. Ano ba yun? FJ Cruiser. Nakakalimutan mo na yung mga kotse mo, ano? Oo. Iba, dinidispose ko na kasi wala akong parking eh. So may R8 ka, ay may pinakamahal mong kotse sa lahat? Sa ngayon. How much being R8? Siguro pag brand new, 16.5 eh. Pero second hand ko lang siya binili. Magkano mo siya nabili? Kalahati lang. Kalahati? Ah, so meron talaga mga ganong deal? Meron. Saan ka makakarap ng mga ganong deal na mga kotse? Karoon ako ng deal na ganon nung election yun. Naghahanap ng fund yung kilala kong politician. So, nagdi-dispose sila ng mga sports car, mga Lambo, Ferrari, ganyan. Eh, nagkataon na kailangan ng pondo sa pangangampanya. Nagdi-dispose sila talaga ng mga magsak presyong. Oh, seryoso? Depende kung may connect, kung kilala mo sila. Hindi rin sila basta-basta magpo-post na binibenta ko tong mga sports car ko na to. Kailangan kilala mo sila. So, hindi ka rin involved sa mga business, involved ka rin sa mga politics? Mga kakilala ko lang sila. Connection. Of course, kapag ka medyo kumaano yung... Nakonect mo sila dahil sa... Sa mga businesses. Sa mga businesses. Like, may partner ako, kilala sila, naging kaibigan ko na, tapos nakakilala rin. Connections din. Okay. Relatives, ganyan. Sino nakuha mo yung kotse sa kalahati dahil nagliquidate lang sila ng mga asset? Oo, sa pangangampay. So, sino yung pinakakilala mong... yun nga... Kilala mo na pwede mo kausapin ngayon na pinakakilala na politician. Medyo madami sila eh. Pero... Yung mga flex mo na, oy, propo ko si Duterte. Baka hindi ko pwedeng banggit. Gawin na banggit. Ako rin kasi ang handle ng mga ano nila, crypto. Ah, may crypto din sila. Meron din. Ay, ngiti-ngiti ka na. Medyo, ako rin yung nagliquidate. Ano yung pinaka-emotional experience mo as a businessman or personal man yan na pinaka memorable emotional experience, like yung pinaka-down mo ba or pinaka emotional experience sa pagiging influencer or sa crypto? Sa business or sa personal life mo. For example, si Ramen kanina na emotional siya dahil sa meron siyang cancer na leukemia. Na kwento niya kanina na nahihirapan siya mag-inspire ng others kung sarili niya hindi niya na-inspire. So ano yung pinaka-memorable na emotional experience na naalala mo? Siguro medyo may pagka-same din no, kay Ramen. Kasi sa pagiging influencer, marami kang kailangan parang i-accept, no? Kasi andyan yung gusto mong tumulong sa tao, pero lalabas minsan, ikaw pa yung masama. So, dumadami yung basher mo. Minsan, kahit yung mga basher na hindi naman constructive, yung maka-bash lang sila. Yes. Dahil hindi lang kayo same ng pinakaniwalaan when it comes sa business. Or meron ako mga nasabing mali. So, pero wala naman akong maalalang ganun. Yun lang yung pinaka-ini ko gusto sa pagiging influencer. Kasi medyo matagal ko siyang na-accept. 2 weeks or 3 weeks yata. Kasi yung time na yun, nagtuturo talaga ako ng crypto. May mga projects na hindi rin naman maganda. Yes. Na hindi ko pa rin naman alam dahil lahat naman kami sabay-sabay nagsimula sa crypto. Hindi ko nga alam yung rug pull eh. Hindi ko alam yung word na yun eh. Ang alam ko lang, magaganda yung projects nila. And kumikita yung mga tao. Kaya lang, yun nga, gaya na pwento ko kanina, may mga companies na biglang nasilaw sa pera. Tinago na lang yung mga pera nila. Of course, may mga taong nag-invest doon. So, ako, na-content ko yun. Mga ganun. Ilan followers mo sa YouTube? Parang 412,000. Tuloy ko malaman kung magkano yung kinikita mo sa YouTube. Maliit lang sa YouTube eh. Parang mga 200,000, 300,000 lang eh. Aman? Oo. Ganun lang siya. Lang? Paya ka na lang. Hindi kasi kaya eh. Kasi sa akin siya yung... Ganun, laki kung ikukumpera mo yes. Sa iba. Ah, okay. Sabah. Dahil hindi naman yun yung pinaka-focus. So, dumidiretso yung bank mo? Oo, diretso na. Hindi ko na talaga siya pinapansin. Hindi ko na alam kung magkano siya. Ah, okay. So, nag-i-enjoy lang talaga ako na mag-TikTok, mag-YouTube. Hindi ka pa natutuwa na may other source of income ka dahil sa ginagawa mong gusto mo na pag-tuturo, pag-vlog? Oh, actually, enjoy na enjoy ako dun, guys. Kaya nga ako, papapansin nyo, hindi lumalagpas yung isang araw, dalawang araw na wala akong content sa TikTok.
Sa YouTube kasi kailangan pang i-edit eh. So, yes. Minsan once a week lang, ganun. Pero sa TikTok talaga, everyday, no, makapag-give back ako or makapag-contribute ako sa tao. Kaya happy na ako dun. May income o wala. Kasi may iba naman tayong sources. Ito yung nagre-reach out ako. Kung magagamitin na natin itong platform na to, no, to help. Kahit knowledge lang yung maibigay mo. Pero literal, minsan, meron akong segment sa TikTok na Cryptank kong tawagin. Since sa crypto nang gagaling yung funds ko, parang sinarktank ko siya. So, mga tao na gustong business, small business, mag-open ng small business, pinipili ko. And Ang galing na, ang galing na. Oo, di ba? Sa mo pinapost yun? Sa TikTok. Oo. Cryptank ng tawag yun. Cryptank tawag ko. Oo. Mga small business like sari-sari store, gusto nila magtayo ng mga ukay-ukay nila, ganyan. So, binibigyan ko sila puhunan. So, sinasala ko sila sa IG, nagka-contact kami o nag-video call kami. Maganda yun. Oo, yung ginagawa ko. Parang giving back sa mga tao. So, namimigay talaga ako ng puhunan sa mga tao. And alam nila yan, dahil madami nang nabigyan. Nasasabi mo rin sa kanila na... Sorry, I'm out. hindi ko siya i-entertain kung hindi siya interesting. Okay. Kaya kunyari, kung ano-anong business lang or hindi naman seryoso. Or nakita ko yung TikTok account nila na parang hindi naman legit na ano. Ito na lang ang tanong na karaniwan sa mga tao na kailangan nila malaman kung ano ba talaga ang sagot. Para po maging successful, kailangan mo ba mag-aral sa college? Ay, totoo. For me guys, personal opinion ko to ha. For me, hindi. Hindi? Yeah. Kasi makakatulong siya sa atin. Pero ang dami ko kasi talagang kakilala guys na hindi naman nakatapos. Yung iba elementary lang pero sobrang successful, sobrang yaman. So hindi ko nakikita na yun lang yung way. Okay, of course marami tayong yumaman dahil nakagraduate. Malaking tulong. Yes. Connection wise, marami ka naging kaibigan. Network. Diba? And iba yung feeling. Yung confidence na binibigay dahil okay, nakatapos ako and magiging ganto ko. Okay naman yun, wala problema. Pero ang pinag-usapan natin dito guys, yung sobrang yaman. So for me, hindi talaga tinuturo. Hindi talaga. Sobrang yaman. Ang tinuturo, ano yung course mo? Sumubo maging abogado, sumubo maging doktor, walang problema. Yayaman ka naman talaga dyan. Pero yung makakilala ko talaga literal millionaires, yung iba hindi talaga nakatapos. Sobrang gigil sila. Kasi nga hindi sila nakatapos. So may gusto silang patunayan sa sarili nila, hindi sa ibang tao. So may mga friends ka na talaga mga bilyonaryo? Marami, bro. Marami? Marami talaga. You can... Pwede mo bang iname? Yung few of them? Marami. yung iba naging partner ko na rin. Yung iba mga Chinese, may mga Koreans. Na rin, may mga big time na rin talaga. Yung iba mga mafia level na rin. Mafia level talaga? Meron naman mga legit companies din. Actually, yung mga ibang owners, company owners, networking company owners, na mga billionaires na rin talaga. Andiyan naman sila, kilala nyo rin sila. So, mga artista, yan, na mayayaman. Yan, mga kapelana. Kagabi lang, kausap ko si Marco. Sa crypto din, pinag-usapan namin, Forex. Yung in-story mo? Yan, oo. Nag-crypto din siya? Yes. Maraming celebrities na nagki-crypto. Siyempre, hindi lang nila binubulgar yun. Pero very open sila sa mga additional businesses and income. Nag-accept ka ba ng pera galing sa ibang tao para ipalago? Sa mga close friends and close ano lang. Yung circle lang. Circle mo lang. Guys, never ako nagpa-invest. Never ako nag-alok ng investment or kahit anong scheme yan. Wala. So yung mga posers mo, hindi. Wala. Marami kang posers. Yes. Madami. Sobrang dami. Thousand sila. Makukulit sila. So kapag may lumapit lang sa'yo, tapos may sabihin niya na may ako 10 million dito, pero wag panaguin, bigyan na lang kita ng cut. Papayagan mo ba? Hindi. Hindi siya basta-basta kasi ganun eh. Mahirap kasi mag-ano ng ibang tao, yung pera ng ibang tao. Lalo na kung hindi ko naman close. Kung vinout siya, let's say close tayo, may friend ka na ganun, binavouch mo siya na kinonek mo siya sa akin, I might accept yon. Pero yung stranger lang na biglang nagganyan, nag-PM, medyo delikado. Gusto ko na circle ko lang, tsaka yung mutual friend nila. Para. So for example, may close friend ka, nagbigay siya na, ang sabihin natin, 10 million pesos, at binigay niya yun sa'yo, mga in just one year, magkano ang pwede niyang kiraya. Sa totoo lang, yung ginagawa ko ngayon, bro, kayang i-100% eh. Kung yun lang ang pag-uusapan natin, kaya kong i-100% yung in-invest. Minimum, average, or maximum?
Average siguro mga 70 to 10 at 100%. Minsan kasi umaabab 100% pa siya. Pero ang ginagawa ko sa kanila is sila ang nagpapasweldo sa akin. So yung platform is kanila yon, personal platform nila yan. And then kihingan ko sila ng 30%. Bawat kunyari, naglagay ka ng 1 million, ititrain. Okay, ititrain yung 1 million, naging 2 million in 1 month. Ang profit mo 1 million. Mm. So ikaw pasweldohin mo ako ng 30%. 300k. Oo. So yung 700. Capital gains 30% nun, yun sa inyo. Oo. Kumbaga 700 sa 300 sa amin. Okay. Ikaw magpapasweldo sa akin. Ako lang naglaro. Okay. Ikaw yung naglaro or pinapalaro mo sa mga traders mo? Meron kaming group. Ilan na ba yung mga traders mo below sa'yo? Or less 15. 15 traders. Mas ilan na yung mga tinanggal mo dahil ano? Marami na akong hindi naman tinanggal. Yung iba nag-personal na, yung iba nagtayo na na sarili nilang mga courses, nagtayo na rin, kumikita na sila. So nililit. Kilala na rin yung ibang traders na yes, ano mo. Yung iba influencers na rin. Nililit ko sila para mas lumipad. Yes. Mas lumipad sila. And then nag-entertain ako ng mga bag, ng mga magagaling talaga. Okay. But again, meron din akong ginagawa na, ewan ko, first time ko itong i-announce to, pero hindi ko siya pinapublic. Okay, first time ang i-announce exclusively. Hindi ko siya ipapublic at maka never ko siyang ipublic. So, ikakwento ko lang dito kung anong ginagawa ko. Since meron akong, nahanap ko na kasi yung style ko of trading, yung aking hulalisis na hindi siya natatalo. So, trained once. Hindi siya natalo. At the end of 30 days, at the end of 1 month, hindi siya talo. So, hindi ko siya kinukwento kasi sasabihin lang din ng mga tao, ay, bullshit yan. Wala namang sure sa trading. Totoo. Well, meron. Wala yung sabi sa inyo. So, lahat ng forex trader, mentors, alam naman nila yan na meron naman talaga. Siyempre, ang tinuturo lang nila na okay, walang sure sa training, wala ano. Totoo naman kasi kailangan talaga ng risk management. Yes. Kailangan ng i-stop loss mo. Mm. But again, pag nahuli mo na yung formula mo, yung way mo to trade na hindi ka natatalo, of course, mag-i-stick ka na lang doon. Kasi dalawa lang naman sa trading, guys eh. Panalo yung trade mo or talo yung trade mo. Yes. Mali ka ba? Or tama ka. Hmm. Ngayon, pag tama ka, walang problema. Magta-take profit ka. What if mali ka? Ano yung solusyon? Usually, ang tinuturo nating lahat na mentors, stop loss. Maglagay ka ng stop loss para ma-minimize yung risk. Hmm. Kumbaga, ika-cut mo na yung bleeding. Kumbaga, sa negosyo, stop mo na yung negosyo mo. Kasi, nagbi-bleed na eh. Wala nang pag-asa, cut mo na. So, ganito na lang. Yung nalaman ko or yung ginagawa ko talaga is... Ayun yung sikreto mo. Ito yung secret ko. Ay! Paano pag mali yung trade mo? Paano ka hindi mag-stop loss? Paano mo ma-exitan to nang hindi ka natalo na may profit? Yun yung computation. Yun yung formula na na-discover. Hindi lang ako, namin. Pwede ba mag-stop loss doon sa break-even point? Mawal? Pwede naman. Pwede naman. Oo. Kasi parang binrake even mo, in-stop loss mo siya, pero walang nabawas sa equity mo. Mm. Walang nabawas. May computation yun. May right computation. Mm. Hindi rin basta-basta tinuturo. Mm. Kasi ano siya, parang mo hinak yung system. Mm. Sino man niniwala sa akin dito na 100% every month? Eh, 5% nga, hirap na hirap ka maniwala. Diba? May mga nag-offer na, okay, 3%, 5%, 10%, too good to be true yan. Walang ganun. Banko nga, magkano lang binigay yung percentage. So, pag nakarinig ka ng mga ganitong bagay, kalokohan yung sinasabi. Naniniwala ka ba na ikaw yung isa sa mga pinakamagaling na trader sa Pilipinas? Hindi. Meron ka pang mas nakilala na mas malupit pa sa'yo? Ang totoo, hindi ako magaling. Profitable lang ako. Maraming mas magagaling sa akin, sobrang gagaling. May mga courses or mga nagturo talaga, mga legit talaga sila, sila yung sobrang galing. Ako na lang siguro masasabi ko, profitable ako. At the end of the month, kumita ako. Hindi ako talo. And consistent. Andun siya eh. Kung consistent ba yung panalo mo. Kasi normally, nangyari, panalo, talo, win, lose, monthly. So sabihin na lang natin na yung nagagawa namin is panalo. Puro panalo. Ganun siya. Masasabi mo bang sugal ang trading? Pag hindi mo inaral. Pag hindi mo lang inaral? Oo, sugal siya. Parang kasino yun. Makukompare mo ba ang trading sa kasino, mga ganun? Oo naman. Kasi ang trading guys, dalawa lang naman yan eh. Buy and sell. Yes. Pag mali ka, parang banker or player. Yes, tama. Diba? Pag binahin mo, panalo. Panalo ka. Pag mali, talo. Nagkakasino ka ba?
Hindi. Hindi. Never ka na casino? Once na-try lang. Ko na. Isang eh, beses lang or dalawang beses? Mga tatlo naman. Tatlo? Oo. Hindi ka na nanalo doon? Nanalo sa umpisa pero natalo din. Magkano yung napanalo mo? Wala. 8,000 lang. Saka anong nilaro mo? Slot machine lang. Yung pinapanood ako doon. Pinapanood ko lang yung iba kong mga kaibigan. Hindi ka nagmabakarat? Hindi. Nanonood lang ako. Nagtatalpak ka sa online? Hindi rin. Hindi. More on trading ka talaga kasi doon ka naniniwala. Pero hindi kasi yun eh. Para ka rin nagkakasino eh kung hindi mo talaga siya aaralin. Kung magkakasino na lang ako sa trading platform. Buy and sell din naman yun eh. Sa either panalo o hindi. If gagawa ka ng 1,000,000 na nakasalala yung buhay mo doon at kailangan mo siyang gawin in less than 15 days, ano ang gagawin mo? Eh kasi doon ako sa alam ko talagang gawin. Kaya mong gawin yun. Like kunyari nakasalala yung buhay mo, 15 million, like from zero ka. Oo naman. From zero. Oo naman. Kahit isang araw gagawin ko yun. Kunyari pukulan mo 100. 100 pesos? Oo. Isang araw? 15 days pala, no? Oo, 15 days. Siyempre gagawa ko na paraan. Kaya naman. Kaya yun. Walang hindi kaya. Sa trading yun? Possible pa din. May course ka ba? May ano ka ba? Meron akong academy, yung Cryptoverse. Cryptoverse ang pangalan ng academy mo. Magkano yung enrollment doon? Sa ngayon, 3,000 lang naman yun eh. Kasi papanoodin mo lang naman yung video. Pero meron kang like live coaching, ganun? Yung mga coaches na namin, kasi hindi na kaya ng time ko na ako yung mag-live. So yung mga coaches namin doon, sila na yung nagtuturo doon na. Magkano naman yung enrollment doon? Wala. Ano yun eh? Part na yun ang binayaran. So, kumaga, nag-enroll ka na doon, napanood mo na yung paano ako nagtitrade. So, nagturo na ako doon. At the same time, pasok ka doon sa group namin sa Facebook. Ando yung mga coaches, nagla-live sila doon. Ilan na yung students nyo? Yung aking public group, nasa 103. 103,000 na? Oo. Ay, di. 112,000 na yan. 112. Tapos yung core ko sa Cryptoverse, parang 1,700. Yung mga nagbayad? Oo, yung pinaka-core na tinuturuan namin. Okay. Titigil ka ba sa pag-TikTok at sa pag-YouTube? Oo, pag binan ako. Hindi siguro eh. Kasi part na siya ng ano ko eh. Araw-araw ko eh. Araw-araw na gawain mo. Parang naging kinahanap na rin ang katawan ko na uy, wala pa akong content ngayon eh. So hiling mo talaga gumawa talaga ng content. Sa yung sabi mo, di ba passion mobs? Oo. Pag nagtitingin lang sa comment section ng mga questions na talagang kailangan nila. Ano yung pangarap mong content na gusto mong gawin na hindi mo magawa? Pangarap na content? Siguro yung mga ginagawa ng mga vloggers ngayon na life ano lang yung mga travel. Hindi ko nagagawa eh. Kasama lang siya. Andun ako, lumalabas ako nasa Dubai ako sa ano ko saan. Meron akong vlog about doon. Nasa Dubai ka. Vlog ako na mga ganun. Pero again, hindi yung vlog ko na nasa dahil sa Dubai. Again, yung topic pa din is crypto pa din. Nakikita lang nila, okay, andyan ako sa Malaysia o sa Bali o saan, Vietnam. Ilang bansa na yung mga napuntahan mo? Di ko na alam. Walagpas ang puna. Ano yung pinaka-best country na na-visit mo sa buhay mo? Well, in terms of food at saka yung ano, Vietnam, maganda sa Vietnam. Sa Dubai naman, very city, desert. Okay din, minsan mainit. Napunta ka na sa Thailand? Thailand, yun ang kinansel ko kasi yung Vietnam ko, parang nagwalwal kami doon, hindi na ako nakapag-flight from Vietnam to Thailand. Hindi ako nakasama. Dahil dun sa party namin noong Vietnam. Okay, so ang gusto mo talaga sa Vietnam at sa Dubai? Vietnam, Dubai, okay dyan, Hong Kong, sakto lang. Singapore din naman. Sabi doon nila yung Dubai is talaga-talaga para sa mga milyonaryo yung mga nandun. Para siyang playground ng mga billionaires. Ganun siya. Even yung cost. Marami ka nakilala ng mga milyonaryo doon sa Dubai? Marami din. Lalo na sa mga crypto events. Doon mo kasi sila makikilala eh. Sila yung mga billionaires na gusto nila mag-adapt sa Web3 or sa blockchain. So tingin mo ba yung Web3 mangyayari ba talaga? Kasi parang akala na nga tayo Web3. Naniniwala ako kasi pag uma-attend ka ng mga chain events, okay, Doon mo malalaman na hindi sila tumitigil. Kahit na sa tingin natin mababa yung presyo ng Bitcoin, yung technology, marami silang binabasag. Like for example, so yung Bitcoin lang, yung technology talaga yung pinaka mahalaga doon. Oo, kasi Bitcoin guys is parang gold lang naman yan eh. Yung technology ng blockchain, ng Web3, yung pinag-uusapan natin dito. Like kunyari, sa health mo, yung blockchain, pag blockchain ang ginamit, let's say scan ka lang, malalaman na nila lahat ng mga datas mo, ano dapat yung
Pagkutin sa'yo, anong saan ka hospital dadalhin, sino yung doktor na dapat sa sa'yo. So, ako baga konektado na siya sa sisakan mo lang yun. Sample lang yun, eh marami pa. Sobrang dami, like sa DeFi, ang dami pa. So para siyang isang system na lahat naman nakakonekta doon lahat. Yes. Hindi na yung kailangan pa pumunta sa ganyan, sa ganon, may third party, etc. Tapos public siya, public ledger siya, makikita na lahat yun. Kumbaga wala ka maitatago. Kaya nga ayaw nila eh, kasi maitatago eh. Sa bagay, ayaw na ang government yun. Oo, ayaw nila, even banks ayaw nila kasi makikita mo yung public ledger. Saan ba talaga napupunta yung pera namin, saan yung dinala? Sa crypto makikita mo eh, pag sa mo dinala yan, saan ginamit na project yung pera ko? Kaya nag-earn yan ng ganitong percentage. Because of this. So, basang-basang talaga lahat doon kahit saan. Yeah. So, magagamit lang siya hindi lang sa pera, magagamit rin siya sa mga data at etc. Oo, marami siyang pwedeng basagin sa lahat. Naniniwala ka ba ang AI, yung artificial intelligence, is mapapalitan yung mga traders? Yes, oh, possible. Possible naman. Hindi naman totally yung mapapalitan, pero... Ewan ko, napanood yun na yung billions na series. Meron talaga silang mga nakakausap, even yung mga sa hedge fund, na nagpo-propose sa kanila na mga AIs na trading. Kasi ang inaalis mo kasi guys, kapag ka AI, hindi naman sa hindi ako believer, pero ang inaalis mo kasi dito is the emotion. Yung trader, lagi nilang kalaban, sarili nila. So, alam mo at emotion. Greedy ka ba or impatient ka, ikakat mo na yung trade or greedy ka, nakita mo na sobrang taas na ng income mo, ayaw mo pa rin take profit. So, yun yung mga ini-eliminate nila sa AI kasi AI walang emotion. Literal computation ng technical analysis yan. Eh, sinasabi nila, mas maganda daw kapag walang emotion eh. Oo, yun ang perfect. Kaya nga yung robot, walang emosyon. Yun so, mas pinapin. Gusto mo ang AI kaysa sa tao na trade app? Hindi naman mas gusto. Kung mangyayari yun. Okay lang. Kasi kung mangyayari talaga yung AI, well actually, yun na nga yung ginawa ko eh. Kung tutusin, yun na nga yung ginagawa namin na hindi ko kaya announce. So, parang, paano ko mag-trade? Ginawa ko siyang AI. Para hindi, unang-una hindi ako puyat. Oh, tama. Yung AI ko, walang emosyon. Oh. Kung paano ko mag-trade? In-AI ko siya. Walang emosyon, lagi siyang panalo. Alam niya paano lumusot, alam niya paano i-break even, at eto na nga, wala siyang loss. Yun yung AI ko. Ah, okay. Na hindi ko ina-announce. Dito lang. Exclusively! At hindi ko rin yung ipapublic. Hindi ko rin siya ipapublic. Para lang siya, sabi ko nga sa'yo, pag mutual ko lang, kaibigan ko talaga. Never mo siyang ipamala public, never. Or meron some time point in your life na ilalabas mo rin siya? Siguro possible sa future, pag naiintindihan ng lahat, kasi mahirap na ipublic mo to, ma-take advantage. So, maganda na eto muna. Pagka tama na yung system, or medyo okay na yung tao, or nakilatis na natin yung tao, di ba? Bakit mo papayamanin itong taon to? Nakatulong ba yung degree sa'yo sa pagte-trading? Yung mismong college degree. Yes. Siguro... Kasi na-realize ko na yung accounting eh. Medyo technical yan. Na-practice yung mind. Na-practice sa mga computation. Sa totoo lang, wala naman talagang computation masyado. O siguro na-train lang yung mind mo sa business, sa tao. Na-train yung mind mo sa mga diskarte sa buhay. Yun. More on discarte. Kasi ang dami kong kilala na kinokopyahan ko, mga cum laude pa yung iba, pero hindi nila naabot yung rules. Pag magsisimula ka sa wala, paano mo siya gagawa ng paraan ng hindi trading? Marami. Kasi mga tao, yung iba dyan is hindi talaga trading yung kanilangan eh, or crypto. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, kung may smartphone ka, tas hindi ka pa mayaman, anong ginagawa mo? Tama ka naman. Ginagawa mo. Kasi kahit wala kang pupunan eh, ang daming discarte. Sobra. Yung iba nga nalilimos oh. Pero nakaipon. Diba? Meron nga ako nakita sa TikTok eh, 45,000 or 50,000 siya a month nanlilimos. Parang na yung mga PPO dyan na parang alam niya rin yung next target niyo. Diba? Hindi ko sinasabing manlimos kayo. Ang sinasabi ko, may paraan. May diskarte sa lahat. May diskarte sa lahat. Kaya huwag mo sasabihin sa akin wala. Dahil ako galing ako sa wala. Walang wala. Okay, dumating ako sa point na walang wala. Kasi hindi naman ako umasa sa parents ko eh. Kung ano yung meron ako ngayon, literal, ako gumawa eh. So, diniskartehan ko talaga. Literal, nag-jeep ako. Nangungutang pa ako ng pang-jeep dun sa kaibigan ko. Yan, kapatid ni Chester yun. Matagal na kayo magkakilala? Ang kaibigan ko talaga is yung kanyang younger brother. Na naka-experience at nakita niya yung sakit. Na literal, bro, wala. Ni Jollibee, wala.
Isa nang hingila ako sa bawo, dishwasher pa ako. Hindi ko na masyado kinwento yung talaga sobrang deep eh. Baka magkaiyakan tayo dito. Pero dahil lang na-open yun. Sige, kwento mo na. Na talagang kaya kahit wala. Okay. So naging dishwasher ka? Nag-dishwasher ako before, bro. Dishwasher ako, pumasok din ako sa rehab. Yung, hindi ako na-rehab ha? Pero yung rehab na ospital, part-time, hindi ako din. Mukha lang. Oh, I love it. Ano so, naging empleyado ka talaga? Naging Samsung promodizer din ako. Hmm. This was before ba ako makagraduate. Mm-hmm. Kasi nagpa-part-time ako noon. Gusto ko makaipon. Yun yung time na nakabuntis ako. That was first year college. Yun yung para, tanong mo kanina. Parang wala din yun. Na may anak ka tapos walang-wala ka. Ayaw kasi akong konsintihin ng parents ko, bro eh. Ayaw nila akong bigyan ng pera dahil nakabuntis ako. Gusto nila na ituloy kipag-aaral ko tapos susuportahan na lang. Ako naman, singigil na gigil. Gusto kong tumira na lang dun sa bahay may nung girl para yes. Asikaso ko siya pag-wantis niya. Yes. Eh, gusto kong patigilin. Pero dumating din sa point na hindi na ako pinatigil ng parents ko. Para sinundan nila yung gusto ko. Sabi nila, sige na Marv, tumira ka na dyan. Pero mag-part-time ka. Ikaw mag-ipon nung ipamabayad mo sa ospital niyan. Mm. So technically, nung summer, nagtrabaho ko, nag-dishwasher ako, lahat ng ginawa ko para makaipon lang dahil ayokong takasan yung responsibility for us na abuntis kahit na hindi pa rin. Yung girl na yun, yung pa rin yung kasama mo ngayon? Ay, hindi na. Hindi yan yun. Hindi na. Yung anak ko na lang yung nakikita. Hmm. So yung anak mo ngayon, nasa sayo o nasa babae? Andun sa girl pero lagi kami nakikita naman. Palagi naman siya nasa bahay. And ako rin nagpapa. Ano sa kasama mo ngayon? May anak na kayo nun? Wala. Wala pa? Bagong kasal lang. Ah, bagong kasal. Kailan lang? No, October lang. Ito lang. October lang? October 1. Oh, okay. Okay. So, ilan na yung technically anak mo? Isa lang talaga? Technically, yung mga kilala ko ba? Pero pa isa eh. Ano pa isa nung... Nasa ABS-CBN naman ako doon. Estudyante naman siya. Pero nangyari kasi, yung girl naman ang umalis na. Mm. So, hindi ko na kami nakita ever. Pero inaano ko pa rin siya. Kinakount ko pa rin siya as... my daughter. Ah, daughter. Okay. So, pero never na kami nagkita kasi nag-asawa na yung girl. So, ilan? Para showbiz din pala. Nag-asawa na yung girl. Isa lang naman. Asawa na yung girl ng foreigner. Doon na sila tumira. So, hindi ko na sila nakita ever. So, yung total dalawa anak mo? Yes. Dalawa? Yung alam ko. And then, dalawa lang talaga, guys. Dalawa lang talaga. Pamiklo mo yung punta sa bahay, no? Adi. Masasabi mo ba ang pagiging mayaman ay totoo ba talaga na madali ang babae? Yung literal na madali yung babae. Madali kasi may pera ka eh. Mm. Pero yung babae na talagang totoo, yun ang mahirap eh. Yung totoong babae na patalik totoo para sa babae na for you. Yung talagang mahal ka. Mm. Nung walang-wala ka pa. Mm. Yun ang mahirap. Mahirap. Mas mahirap pa nga na nakilala ka nilang meron. Mas maganda pa yung nakilala ka nilang wala. Yes. Paano mo pala masasabi sa isang tao na yun talaga yung para sa akin? Paano mo masasabi na hindi siya gold digger? Nahabol lang talaga sa'yo pera. Paano ko masasabi? Actually, tayong mga lalaki na feel naman natin yun eh. Kung ano ba yung habol sa atin. Ikaw kasi, ang lalaki kasi, lagi tayong nade-develop o parang gusto natin ng growth eh. Yes, totoo. Ngayon, yung level ng girl na sinamahan mo, minsan hindi siya nakaka-adapt, hindi siya nakaka-level sa'yo. Mm. So technically, ang human nature, yung mga lalaki, mag-aaway tayo kung hindi tayo magka-level or yung frequency natin hindi sabay o nagpapaiwan ka. Mm. So, yung mga girl na okay for me is willing to adapt, willing mag-adjust din for us. Yes. Na kunyari, ako, napasok ako sa pagiging influencer. Of course, may mga babae ako nakakasalamuha. But she understand yung aking kinakausap is just for business. And wala namang halong... Napag-away niyo na ba yun? Ganun? Hindi away naman. Parang, kasi nasa music industry rin ako eh. Nagra-rap din ako. So, may mga pinapasok ko din yan. And then, sa mga shooting, sa taping, puro girls, ganyan. Sa club, marami rin girls. Of course, nandyan sila. Pero slowly, nakikita ko naman sa partner ko, personal, is nag-adapt naman siya. Slowly. Kahit alam ko mahirap sa kanya, doon makikita, mahal ka talaga. Side ka, dyan siya, alagaan ka. Kasi yung iba, makikita mo parang pilit. Eh, ganun eh. Although, namumulaklak yung mga mata mo. kasi, iba kasi yung totoong girl. Mm. Pag nahanap mo na yung girl na talagang andyan for you, meron ka o wala, doon mo nang papakawalan, alagaan mo na.
Totoo lang. Kaya nga, pakasalan na. For me. Pakasalan na talaga. Hindi tayo perfect. Hindi tayo perfect. May anong matawag doon, pe? Sa pagkasal? Agree ka ba sa prenup? Hindi nga. Prenup. Yeah, ba? Parang before I have to bado mag-marry for siguro. Kasal na. Nag-a. Married sale, ito pa rin sale, passport mo, at parang in... Here it is yours. Parang in case sa pag-break up is ano yung... Assets. Actually, depende kasi yan sa ano, sa relationship, no? Ako kasi, hindi na ako na ganun. Kumbaga ko, aning sa akin... sa kaya din. Because for me, hindi naman... Walang permanent naman dito sa mundong ito, eh. Pares naman tayong kukunin ni Lord. So, kung ano man yan, yung pinaghirapan ko, pinaghirapan mo, and kaya nga tayo nag-decide na maging as one na. Pinili kita eh. Pinili mo ako na gusto mo ako makasawa, makapabuhay. Hindi ako, kumbaga pag umatras ako, tusok ako. Spear sa likod. Hindi ako atras. So, ano yung mga napundar natin, hindi porket ako lang yung nagpundar nito, is akin lang to. Hindi. Kasi kaya naman ako naging successful dahil sinuportahan mo ko. Tama. Kaya ako naging successful dahil nandyan ka, ikaw din nag-push sa akin. Yes. Diba? Ako lang yung gumalaw and andyan ka sa likod ko. Diba nga nila, sabi nga nila, in every successful man, may woman. Yes. Suporta. Yes. So, sabay natin tong ginawa. Hindi lang ito sa akin. So, yun talaga yung... And I, yung... thank you. Galing na ako pala. Okay. Ito na last question natin is payo mo sa mga nahihirapan na umaman. Yan, tingin sa camera. Napayo mo sa kanila. Para sa mga nahihirapang umaman, guys, it's very normal. Kasi for me, lahat ng kilala ko na umaman ngayon is nahihirapan. Even yung mga rich kid na yung peras nila, of course, pinahirapan pa rin sila ng mga magulang nila. Yung mga hindi talaga kinunsinte, ha, or ano, talagang kasama yan. Walang smooth for me no, sa success. Kailangan dagdagan. Meron talagang ladder. Tsaka doon ka matututo. Iba yung achievement na nahirapan ka. Kasi mapifeel mo eh, na okay, hirap na hirap ako before. Pero ngayon, I'm successful na financially dahil doon sa mga na-experience ko at naging challenges ko sa buhay. So, it's part. Masarap yan. Enjoy mo yung hirap na yan. Journey yan. Tandaan mo, di ba sabi nga nila, no, success is a journey. Tama. Not a destination. So, yung journey, ngayon pa lang, yung first step mo dyan is you are already successful. Congratulations sa'yo kung nahihirapan ka kasi sa tamang direction. Okay. Ready na ba ikaw sa ating fast talk? Pero yan, amatin din. Ito. Sige. First thing you do in the morning. Brush my teeth. Totoo ba yan, Ton? Oo. Totoo lang. Meditate. Naging meditate. Meditate talaga. Last thing you do before sleeping? Last ka talaga, uminom ako ng ano, pampatulog. Z-Quil. Kasi hindi ako nakatulog. Nalayang ako. Nagpipray ako. Okay. Yeah. Ano yung tatlong websites sa unang binubuksan kapag in-open mo ang iyong computer o laptop? Una, siyempre Facebook, Binance, TradingView. Yan yung mga una-una. Pag hindi trading view, YouTube, kasi nagsasoundtrip muna ako. Winokondisyon ko muna yung sarili ko. Soundtrip muna. Okay, ano yung bagay na kinakainisan mo sa sarili mo na hindi mo maalis? Kinakainisan ko sa sarili ko, siguro sobrang magastos ako. Hindi ko natatansya. Impulsive. Sobrang impulsive ko. Lalo na pag may gusto akong bilhin, bilhin agad. Ano yung brand ng damit na lagi mong binibili? Balenciaga. Wow, Balenciaga. Ano yung pinaka-hate mong subject nung ikaw ay nag-aaral pa lang? Hate? Accounting, syempre. Math. Yan. Ano yung mga bagay na hindi mo tinitipid? Misyo. Misyo. Bagay na meron sa loob ng bag mo na wala sa bag ng iba. Bag ko? Ay, mga laman ng bag mo. Bundles ng kasiguro, bro. Ah, okay. Lahat nagdadala nun. So, may dala ka dyan? Syempre, to be handsome or to be smart? Pwede bang gitna? May konting handsome na pa rin. Ay, konti lang, dapuan mo naman. Okay. Oh, smart, anong, syempre. Okay. Anong greatest fear mo in life? Greatest fear in life? Siguro yung family ko na mabawasan. Okay. Ano yung motto mo in life? Motto in life? O motto eh. Success yun lang talaga eh. Success is a journey. Okay. Yakap or halik? Pwede bang
hug na lang sa ngayon. Pandemic eh. Mahal mo or mahal ka? Mahal ko na lang. Career or love life? Love life. Oh. Best age to get married? 34, 33. Yeah. Okay. Lights on or lights off? Slider. Pwede ba yung dim light? Dim light. So, may nakikita. Okay. Ano mas gusto mo? Tumangkad or lumaki ang inyong junior? Tumangkad na lang kasi malaki. Patong ka or patong siya? Ako na lang. Ako. Mas gusto niya yun eh. Doon so, tayo sa mas gusto niya. Conditional love nga eh. Sa umaga or sa gabi? Both bro, both. Sa ano? Sa nerd. Both. Sa umaga at gabi. Sex or chocolate? Pare, sex tayo. Hindi ako mahilig sa chocolate. Okay, thank you sa ating podcast guys. At maraming salamat sa mga nanonood ngayon. At thank you kay Coach Marvin na pumunta dito. And don't forget to subscribe guys. Marvin Favis, ingat sa poster. God bless everyone. Meron ka bang mga ipapromote? Yan lang. Follow nyo lang ako sa YouTube, sa TikTok, sa IG, Marvin Favis. Wala ko in-offer na any investment ha. Remember, yung mga legit lang na accounts yung i-follow nyo. Salamat. Thank you sa time. Thank you for having me. Lazy Genius Podcast. Thank you guys and see you on the next podcast.